Thank you, thank you. Palakpakan natin. Tinulungan na, ayaw talaga. Ha? Tinodo na, wala talaga. Meron talagang ganyan sa buhay. Kahit na paanong tulong ang gusto mong gawin, kung ayaw magpatulong, wala pa rin. Tama? Yung mga iba naman, iniwan na ng upline, iniwan na ng asawa, iniwan na ng kapatid, iniwan na ng kaibigan, nagtagumpay pa rin. Okay? So at the end of the day, it's up to you. Okay? Remember, no? Sumali po kayo hindi sa upline nyo, sumali po kayo sa kumpanya. Okay? Sino na nakaranas na ng failure? No? Failure in business, failure sa trabaho, failure sa pag-ibig, failure sa kaibigan. No? Taas lang para makita natin gano'ng karaming failure dito. Okay, kasama rin ako doon. I have failed many times in my life. No? Kung wala kayong failure, wala kayong mararating. You ask every successful businessman, entrepreneur, millionaire, billionaire, wala pong hindi nalugi. Okay? Ang importante po, di ba sabi nila, experience is the best teacher? Hindi po totoo yon. Hindi po totoo yon. Kasi marami naman tao, maraming experience. 10 years, 20 years, 30 years experience, talo pa rin. Bakit? Kasi qualified experience is the best teacher. Pag nagkamali tayo, no, sabi nga nila, when you don't get what you want, you get a lesson. Tama? Di mo nakuha yung gusto mo eh, natuluhan ka ng leksyon. No? Whether it's a good lesson or a bad lesson. Okay? So all of the experience that you had, pag hindi mo inanalyze yung experience na naranasan mo, uulitin mo na naman. Okay, oo, tama yung sinabi niya. Tama, makinig po tayo doon. Okay, ako yung mas mayaman, di ba? Sa akin muna kayo makinig. Putangin na itong relo na suot ko ngayon, 18 million. Ha? Oo, kaya huwag kang maingay kasi kaya kong bilhin yung buong subdivision ninyo. Relo ko pa lang. Diba? Yung sapatos ko, no? 500,000. Oo, 500,000 yan. Dior X Nike or Dior X Jordan. Oo, di ba? Yung pangarap mong kotse, sapatos ko lang. Tong jacket na suot ko, 250,000. So yung pangarap mong bahay, pan down payment sa bahay, jacket ko lang. Ngayon, nandito kayo sa mezzanine, lahat ng aircon dito bago. Aircon pa lang 1 million, isang floor pa lang. Tatlong floor yung pinalitan namin bagong aircon. Okay, itong mga upuan na inuupuan nyo, bago lang din lahat yan. 2,500 isa. Diba? Kaya nakabantay kami, hindi nyo may uuwi yan. Diba? Bahay lang, upuan lang dito sa mezzanine, mas maganda na sa upuan nyo sa bahay, diba? Monoblock lang ang afford nyo eh. Tama? Oh, tandaan nyo na, monoblock lang narating nyo. Okay, hindi ko kayo nilalait, no? Nilalait ko kayo ng bonggang-bongga. Kung gusto mong yumaman, tapos ang aambag mo lang, pangarap, tama? Ang iaambag mo lang, sana all. Ang iaambag mo lang, sige, pag-pray natin yan. Sige, itatanong ko sa mister ko, itatanong ko sa misis ko, kung yan lang ambag mo, hindi ka yayaman. Diba? Kung ito nang narating mo, ito na yung edad mo, andyan ka pa rin, diba? Ang isipin mo na, ano yung mga mali na pinagagawa mo? Tama? Lahat ng inaalok sa'yo, pangit yan. Huwag dyan. Diba? Mamumuhunan yan. Huwag dyan. Gusto kong yumaman pero yung walang puhunan. Tama? Gusto kong yumaman pero yung walang puhunan. Tapos walang gagawin. Walang gagawin, walang puhunan, nakahiga lang sa kama, manunod ng probinsyano, boom! Bukas bigla may 10 million. Bumaksak galing dun sa butas ng kisame ninyo. Diba? Konti na lang, pag natapos ang summer, baha na naman sa loob ng bahay nyo. Tatawa na lang ako. Diba? Kasi wala kayong ginawa eh. Tama? The Philippines is a country, you know, of people who don't know how to plan for their future. Diba? Mabubuntis yung kapitbahay or magpapabuntis sa kapitbahay. Diba? 9 months, pwedeng pagplanuhan. Diba? Pwedeng pagtrabahuhan.
yung pambabayad sa ospital, wala. Bahala na ang Diyos. Bahala na si Batman. May awa ang Diyos. Talaga? Nung nagsesex kayo, nandun ba yung Diyos? Di ba? So, hindi, gift ni Lord to. Gift. Ah, talaga, yung gift niya, yung 30 years kang maghihirap kasi di mo kaya buhayin yung anak mo. Yun ba ang gift ni Lord? Mga ngato ka sa kapitbahay. Mga kapitbahay, wala kami makain. Lahat ng mga kaibigan, kamag-anak ko sa mundo, ng anak na yung nabuntis ko, wala akong pambayad sa ospital. Okay? The Filipino don't know how to plan for their future. That's why everybody, you know, generation after generation of employees. Okay? Sino dito yung galing sa ibang bansa? Yung sabihin, yung nanay, tatay, lolo at lola, pinanganak sa Japan, sa China. Meron? Yung sa, yan. Saan po kayo galing? Anong, ha? Sa South? Hindi, hindi. OFW. Hindi. Ang tinatanong ko, yung mga ninuno nyo sa ibang bansa galing. Katulad ako, yung lolo at lola ko sa China pinanganak. Meron pong ganun dito? Lolo at lola sa China. Grandparents, both side, your dad, okay. So are you rich? You come from a rich family? Not so much. You're here. Very smart si madam. Sabi niya, that's why I'm here, because I'm not rich. Yeah. Ha? Tama. That's the right answer. Yun din sinasabi ko, putangin, ako mayaman ka, wala ka dito. Tama, kung mayaman ka, kami yung nandun sa inyo. Kami ang nakikinig sa inyo kung kayo yung mayaman. Tama? Kayo yung nagsasalita dito sa stage. Sinasabi nyo, tangina nyo, magbayad kayo, payayamanin ko kayo. Oo, wala kayong gagawin, pero payayamanin ko kayo. Oo, kasi sinungaling ka. Okay? There's no such thing as getting rich without an investment. There's no such thing as getting rich without working. Okay? Bakit? Yung mga Miss Universe. Di ba nila pinaghirapan para gumanda sila? Di ba sila nag-gym para magpa-sexy? Tama? Di ba sila nagpa-ice ng mata, ng ilong, ng suso, ng puwet? Wala na natural ngayon. Lahat, salamat po, doktor. Okay? So, ginastosan nila to get their title. Tama? Naging Miss Universe ka, binibining Pilipinas, or whatever, then maging artista ka, or maging, you know, host. No? Or you become an influencer, namuhunan din. Hindi naman lahat ng beauty queen naging mayaman. Tama? Oh. So, you want to be rich, mamumuhunan ka talaga. Empleyado nga, namumuhunan eh. Di ba? Magpapacheck up, di ba? Magpapagawa ng passport. Di ba puhunan rin yon? Bago ka makaalis, mamumuhunan ka rin. Di ba? Ang kwento palagi, binenta yung kalabaw, binenta yung lupa, binenta yung bangka. Di ba? Para makapag-apply sa ibang bansa, makapagtrabaho sa ibang bansa. Tapos, but million ba yung sweldo doon? Hindi. Mas mataas lang sa Pilipinas. Kung minimum wage dito, 15, di ba? Siguro, OFW, meron na 25, 30, 50, di ba? Siyempre, may mga swerte din, yung mga engineer, yung mga kapitan ng barko, di ba? Kalahating milyon, oh. Gano'n sila karami, di ba? Ilan libong seaman para merong isang kapitan ng barko, di ba? Mas marami yung seaman na mababang sahod kaysa kapitan ng barko. Oh. Dito sa Ifern mismo, ang raming kapitan ng barko, ang raming shipmate. Alam nyo bakit? Bakit? Kasi mas matalino sila kaysa sa ordinary na seaman. Kaya sila naging kapitan ng barko. So nakikita nila, marunong silang pumili, anong pinagkaiba ng pagiging kapitan ng barko, anong pinagkaiba nung magmiyembro sa Ifern, no, magnegosyo, maging leader, kumita ng malaking pera at yumaman. Yung kapitan ng barko, nakikita yung pinagkaiba. Samantala yung seaman, hindi nakikita. Mas lalong ayaw makita ng mga asawa nila. Tama? Doon ka na lang sa barko, mas siguradong kita doon. Baka yung Ifern, malugi tayo. Di ba? Hindi baling mamatay ka sa barko basta buwan-buwan may padala ka. Tama? No joke to, ha? Ang raming nakausap ng mga leader ng Ifern, no, ng mga seaman na inaway nung mga misis, yung mga leaders ng Ifern.
Huwag kayong magulo. Huwag niyong guluhin yung buhay namin. Maganda na yung padala ng Mr. Ko Buwan-Buwan. Hindi namin siya kailangan sa Pilipinas. Kailangan namin siya sa barko. Ouch. Tama? Yun lang ang halaga ng mga asawa. Magpadala ng pera. Hindi ko naman sinabi, lalaki lang masipag. Ang rami rin nating OFW na mga babae, ganun din. Padala ka lang ng padala ng pera kung bahala sa mga anak mo saka mga girlfriend ko. Di ba? Oh. So, nagpapakamatay ka magtrabaho sa ibang bansa, nagpapadala ka ng pera, pati yung girlfriend ng asawa mo, sagot mo. Okay? So, that's the sad reality in the Philippines. Pinaghahandaan yung birthday, pinaghahandaan yung binyag, pinapaghandaan yung kasal, bahala na si Batman dun sa tuition. Tama? Bahala na si Batman dun sa kakainin natin araw-araw. Yung piyesta, takin na mangutang sa lahat para may handa sa piyesta. Pero yung isang araw ng piyesta, napakasaya. The rest of the 363 days of the year, walang makain. Tama? Pero yung araw ng piyesta, oh, ito pa, take out. Sige, magbalot kayo. Di ba, bukas, shit, putang ina, binalot nila lahat. Walang tayong makain today. Okay? So, you know, today, you know, Friday is Mercedes-Benz Boys Club. Ang pinakamura po na tsedeng 3 milyon. Okay? So lahat po na naka-parking dyan sa harapan na tsedeng 3 milyon, pataas yung halaga. No? Presyo nung dalawang bahay na pangarap po ninyo. Tama? Ang maurang bahay, 1.5 million lang eh. Ito tsedeng 3 milyon. Alam kong iniisip nyo, mga tanga sila, ba't sila bumili ng tsedeng? Ako, kahit na regaluan mo ko ng tsedeng, hindi ko kukunin yan. Kukunin ko muna bahay. Oh, sino yung mga may bahay na mayaman ngayon? Diba? OFWC man, diba? Ang unang dapat pundar, bahay daw. Okay, oh. After nakapundar ka ng bahay, ano nangyari? Guminhawa ba buhay mo? May bahay ka lang. Wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng tubig, wala kang pambili ng bigas. Tama? Ending, no? First step, bed spacer. Iba bed spacer natin. Yung tatlong kwartong maliliit, di ba, yung dalawa pa bed spacer natin. Kasya 12 kada isang kwarto. Oo, gawa tayo yung ano, 8-decker. Di ba? Nakahiga kang ganun, tapos ito na yung kama sa taas. Yung pag para makapasok ka, yung ganun, sisiksik ka. Okay? Tapos pag hindi na okay yung bed spacer, di ba, yung kwarto na, kung hindi, wala na. Bebenta na yung bahay. So, sino alam mo, sino nagturo na pag kumita ng okay, bumili ng bahay? Alam niyo sino nagturo nun? Sino? Mga ninuno niyo? Alam niyo sino? Bangko. Saka yung nagbebenta ng lupa. Yun yung pangarap na ibinigay sa mga ninuno niyo. Pagka nakaluwag-luwag, pagka kumikita na, kailangan magpundar ng sariling bahay. Oo, para may mapamana sa mga anak. Mababa lang ang down payment niyan, tapos huhulugan mo 20 years. Tama? No, sino yung nagbigay nung, ano, ng pangarap na yan? Eh, di mga bangko. Di gobyerno. Bakit gobyerno? Kasi yung mga private na developer, gagawa sila ng bahay, tapos ipapasok sa gobyerno. Ano yung housing natin? Pag-ibig, oo. Pag-ibig sa sarili nila yon, hindi pag-ibig sa inyo. Kaya siya tinawag na pag-ibig. Pag-ibig sa sarilin lang pera. Okay? O, so, maghulog ka sa pag-ibig. Sino ba nag-develop? Hindi gobyerno. Private sector yung nag-develop. Tapos kayo, yung mga tanga na mamamayang Pilipino, di ba, mag-a-apply ng pag-ibig loan, magbabayad ka for the next 20 years. Si developer, unang taon mo pa lang, fully paid na siya. Pag na-approve yung loan mo, fully paid na si developer. Yung binili niyang lupa na 5 piso sa square meter na binenta niya sa inyo ng 100 per square meter, no? Yung development cost niya, no? Kunyari, example lang ha, ang development cost niya is 10,000 per square meter pero binenta ng 100,000 per square meter. Bayad na siya ni pag-ibig. Kayo, 20 years kayo magbabayad. After niyo matapos bayaran, di ba, gumagawa ba ng pera yung bahay? Hindi. Hindi siya gumagawa ng pera. Ang mga negosyante, hindi muna bumibili ng bahay. Lahat ng pera pang negosyo, pang puhunan sa negosyo. Ang Pinoy, baliktad.
maghulog tayo ng bahay, maghulog tayo ng cellphone, maghulog tayo ng washing machine, maghulog tayo ng oven toaster, maghulog tayo ng refrigerator, maghulog tayo ng plancha. Tama, mali? Oo. Diba? Puro hulog. Yung hinuhulog nyo, ang nakikinabang dyan lahat, negosyante. Whether it's government or private sector, negosyante yung nakikinabang sa inyo. Ngayon, anak, mag-aaral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang... Oh, sino nagbigay ng pangarap na yan? Mga ninuno nyo rin na utu-utu sa mga bilyonaryo na may-ari ng eskwelahan at gobyerno, no, na nagbibigay ng libre daw na edukasyon pero ang supplier, negosyante rin. Lahat namang librong DepEd kung hindi sinupply ng negosyante. Lahat ng itinuturo sa DepEd galing yan sa curriculum ng mga negosyante. Kung anong libro ang ibinaba, di ba, yun yung magiging curriculum. Bakit walang itinuturo tungkol sa paghawak ng pera? Ba't walang itinuturo kung paano magnegosyo ng tama? Oh. Para forever, empleyado kayo ng mga bilyonaryo. Sino ba naglook-look ng mga ano, na halal na opisyales? Lahat na nakaupo na opisyales, sino naglook-look doon? Ha? Hindi, tanga, negosyante pa rin. Kung walang perang ibinigay ang negosyante, ano yung pang-eleksyon nila? Ano yung pang-kampanya nila? Kung hindi nagpera na, hindi nagbigay ng pera yung negosyante, sino yung magbibigay ng pera pambili ng boto nyo? Sabi nila, love makes the world go round. That's fucking stupid. Money makes the world go round. Walang iikot kung hindi dahil sa pera. Di ba bumabangon ka para sa 500? Oh. Ilan taon ka nang bumabangon para sa 500? Tuloy mo lang. Guarantee ko, mamamatay kang mahirap. Yung ginagawa mo ngayon, tuloy mo lang. Pustahan tayo. 100 million, mamamatay kang mahirap. Oh. Hindi, isang mga anak ko, meron isang magiging successful dyan talaga. Lola at lola mo ngayon, hindi successful eh. Nanay, tatay mo, hindi successful. Ikaw, hindi successful. Bakit bigla magiging successful mga anak mo? Magiging TikTok star siya? Magiging YouTube sensation siya? Pwede. Pwede. Pwede makachamba. You know? The internet age changed a lot of things. Hindi mo na kailangan maging sikat na artista para sumikat. Tama? Hindi mo na kailangan maging sikat para panoorin yung YouTube or TikTok. Yun yung nagbago lang. Kailangan ba na pag-aaral yon? Kailangan ba graduate sa high school, college para maging TikTok star? Kailangan ba mag-graduate sa college, saka high school, college, master's degree para maging YouTube star? Hindi. Pero lahat pa rin kayo, anak, mag-aaral ka mabuti para pag-graduate makahanap ng magandang... Oh. So ngayon, di ba, dugot pawis, yun pa rin pinapagawa nyo. Eh kayo, dugot pawis nung lolo at lola, pinag-aral magulang nyo, walang narating. Dugot pawis ng magulang nyo, pinag-aral kayo, wala rin kayong narating. Ngayon, next generation, pang fourth generation na tanga na kayo, dugot pawis nyo na yun para pag-aralin yung mga anak ninyo, wala rin yan mararating. Tama? Meron bang nagbago dun sa formula? Wala, di ba? Oh. Dugot pawis, pag-aralin, graduate, wala. Walang mahanap na trabaho. Dugot pawis, pag-aralin, pag-graduate, walang mahanap na trabaho or mababang sahod. O kung sinerte, magtrabaho sa ibang bansa. So, ganun na pala ngayon. Magpalaki ka ng anak, pag-aralin mo, para magtrabaho siya sa ibang bansa at hindi na kayo magkita. Tapos, basta buwan-buwan may padalang pera. Yun pala definition ng anak. Palakihin natin para magtrabaho sa ibang bansa, para sa buong taon din natin makikita, pero buwan-buwan may padala. Di na pala anak dapat tawag doon, pera padala na lang. Di ba? Di pala anak tawag doon, anak ng padala. Anak ng putsa, sana sabihin ko, ano? Anak ng padala. Okay? So, sino yung hindi pa member dito? Okay, mag-alala, hindi namin kailangan pera nyo. Ha? Oh, sige. Pag natapos kami dito, no, itupad nyo yung pangako nyo sa sarili nyo na hinding ako maglalabas ng pera sa putang na iPad na yan. Kahit na anong sabihin nila sa akin, hindi nila ako mabubudol. Itutuloy ko yung ginagawa ko para mamatay ako sa kahirapan. Ah, mag-member kayo dahil sa arthritis.
Tama yun. Huwag niyong tawanan. Health is wealth. Walang kwenta. Kahit na meron akong 1 billion, kung may arthritis ako, hindi ko ma-enjoy buhay ko. Tama? Kahit na meron ka 1 billion, putol yung paa mo, hindi mo ma-enjoy buhay mo. Tama? So, health is wealth. Bibili ka, pagalingin mo yung arthritis mo, tapos magnegosyo ka. Tama? Oo, tama. Kumita ka pa. Totoo yun. Oh, so, meron, dalawa na yung matalino dito. Ha? Kanina si Madam. Sabi niya, kung mayaman ako, wala ako dito. Sabi niya, ha? Oo. Kaya kayo matalino kasi senior na kayo, di ba? Tumanda na kayo sa mga pagkakamali nyo. Ngayon, natauhan na kayo. Di ba? Di ba? It's, you know, I tell you, it's never fucking too late. Marami po kaming napayaman na senior. Meron po kaming senior mag-asawa 2020. Senior po na mag-asawa, bumili ng Mercedes-Benz cash 2020, pandemic. ECQ to ha. Tumawag ako, pinabuksan ko yung kasa. Sabi niya, sir, di ba delikado yung COVID? Sabi ko, hindi delikado yan kasi sa loob ng kasa, tatlo lang kayo. Kayong dalawa mag-asawa, no? Actually, apat. Silang dalawa mag-asawa, yung anak nila na naghatid sa kanila doon, at yung ahente. Oh, so, buong kasa, apat lang sila. Pinabuksan ko yung kasa para makakita sila ng Mercedes, makapili po sila. Tapos, nung nakapili na sila, nag-test drive pa sila. Oh. Tapos, nag-withdraw sila ng pera sa bangko, binayaran ng cash. Nagulat yung bangko. Senior to, senior, I'm not kidding. 65 years old and 61 years old. Dan and Kit Mendoza. Meron pong video yan. Okay, magtanong kayo sa mga upline nyo. Upline, saan yung video nung Dan and Kit Mendoza na senior? Baka meron ka. Baka meron ka, hanapin mo nga. Pakita natin. Magkalkal ka kasi 2020 pa yun eh. 2023 na ngayon. Ha? Magkanahanap mo yan. May bonus ka sa aking ano, buko juice. Frutas, buko juice. Okay, so when they went to withdraw the cash, nagulat yung bangko. Sabi niya, Ano, Nanay Kit, Tatay Dan, anong gagawin nyo dito sa pera? Ba't kayo biglang nag-withdraw? Ay, bibili kami ng chedeng. Tumayo yung manager. Sabi niya, I forgot the exact word. Sabi niya, parang mga kabangko, ang yaman pala nitong dalawang senior na to, bibili ng chedeng. Diba? Akala nila, old couple, nagsisave lang ng pera. Siyempre, iba yung nagsisave ng pera eh. Diba? Senior citizen, basta matyaga ka mag-save, you know, when you reach 60, you can save maybe 3 million, 5 million, pero 30 years mong inipon yon. Diba? Pero alam ng bangko yan, ay, iniipon niya lang yan for the old age kasi wala nang income para may paghuhugutan ng gastos. Ito, nag-withdraw para magbayad ng Mercedes-Benz. So alam niya, ay, ibang level tong senior na to, mayaman to. Bigla naglabas ng, that time parang, kung yung nagkakamali ah, A-class yung kinuha nila, parang 2.7, 2.8 million yata, cash. Okay, so binayaran nilang cash yung Mercedes-Benz. So sabi niya, ay mayaman pala tong dalawang, kala namin basta normal lang na depositor, di ba? So nagbago yung pananaw, no? Nung bangko, nung sa mag-asawa na senior na matagal na nilang depositor. Bigla na lang na, ay mayaman pala tong dalawang to, nagpapanggap lang palang ano. Di naman mahirap. Nagpapanggap lang na ano, yung nagtitipid-tipid, nag-iipon, di ba? Basta deposit lang ng deposit, hindi nag-withdraw. Nagulat sila, isang withdrawal, biglang 2.8 million yung winidraw. Di ba? So, but that's their contribution to IFERN in the sense na they're able to show people na kahit na seniors pa, malaki pa rin yung pag-asa na yumaman. Di ba? Senior na, pwede pa rin mag-enjoy ng buhay. Kasi buong buhay nila, they were just using second-hand cars. Ngayon, bumili sila brand new na Mercedes-Benz. Okay? So anyway, you know, sino yung mga naka-attend na dito? Naka-attend na sa office before? Taas yung kamay. Naka-attend na dito. Yan. Yung napakinggan na ako magsalita. Di ba usually, pag nagsasalita po ako dito, pagka meron po tayo mga cheque, nagbabasa ako ng mga cheque na 100,000 pesos and up, no? Na-witness nyo na yon, no? Actually, nung last Tuesday, meron po tayong tatlong 1 million na cheque. Okay? Yung one week lang po to, 1 week income, no? So, last Tuesday, nagbasa ako ng cheque, meron tatlong 1 million. Yung isa po, kay Des Lacerna, tapos yung sumunod kay Melanie at Alex, tapos yung pinakamalaki kay Zach Lopez, no? Tatlong cheque na tag 1 million. So, nabasa ko na yung mga malalaking cheque.
Ngayon po, no, meron tayong bagong segment, no. We are going to read if we can every day, no. Every day po, no. Kasi every day meron pong host na team, no, na nagpapatakbo ng RBA natin, no. And we want, no, to introduce a segment na even below 100,000 na cheque, babasahin po natin. No? Kasi this shows na yung mga baguhan pa lang kumikita na dito sa iFern. Kasi dati, ba't yung puro 100,000 and up lang binabasa natin? Kasi yung mga tao, ay, hindi naman totoo yan. Wala naman kumikita dyan, di ba? So we needed to put in that segment para ipakita 100,000 to 1 million. No? Minsan, may mga 2 million pa nga na encashment. No? So we are showing that so that people will understand na pwedeng kumita dito. So now, since every day puno na tayo, dati kasi, Tuesday, Thursday lang tayo, merong schedule dito. E sa dami po ng miyembro ng iFern, sa dami po ng active na leaders, at sa dami po ng clubs, no, ni iFern, no, pag Wednesday is mini ladies, no, 44 na po yung iFern mini ladies natin, no, yung mga naka Mini Cooper, no, you do the mathematics, ang pinakamura na Mini Cooper, 3.1 million. No, 44 na po yung Mini Cooper natin dito sa iFern, no? So Friday is Mercedes-Benz boys. Yesterday, no, was the Jordan and Hypebeast schedule, no? Every day nagpapa-raffle po ako ng isang sapatos pagka Thursday, no? Pasensya na kayo, size 12 yung pa ako. Kung hindi kasya sa inyo, problema niyo na 'yon, no? Kung gusto niyo i-display, it's up to you, 'di ba? Kung gusto niyo gamitin, it's up to you also. Huwag kayong tumingin, hindi ko papa-raffle yung kalahating million, ha? Ang mga pinaparapol ko usually yung mga siguro average price, no, mga 10,000 to 20,000, no? Kasi wala na akong mapaglagyan kaya pamigay ko na lang. 'Di ba? Sabi nila swerte daw ako eh. So sabi ko, oh, sige, pag hindi kasya sa iyo, amuin mo na lang muna bago ka lumabas ng bahay, 'di ba? Baka magdulot ng swerte sa iyo. Okay, so let's see, you know, meron tayong mga cheque dito. Okay, so ito, first check po, no? Magkano yung minimum wage ngayon? Magkano per, ha? 517? Magkano yan sa isang buwan? Mga magkano yan pagka 14? Kasi hindi naman 30 days eh, di ba? Parang ano bang, 26 days? Magkano? 14,820. Buong buwan, no? So, etong unang cheque na hawak ko, no? Withdrawing from one account, no? Kunyari nag-one account ka 95, tama? Pagka hindi niyo pa alam, okay lang kasi hindi pa naman nakwekwento, no? Kasi medyo nauna ako magsalita ngayon. Usually I talk at the end, nakwento na yung negosyo. Pero ito biniligtad natin. Pakita muna namin yung resulta, no? Kahit na ito, just to warn you, hindi galakihan yung resulta dito, pero in my opinion, mas malaki po siya sa minimum wage. Tama? So kung matagal ka nang nagtitiis, nagtsatsaga, o itong masakit, tinanggap mo na pang minimum wage ka lang, di ba? Ito, pinapakita namin na meron pong ibang paraan. Tama? Na tapos yung ipangpupuhunan po dito, itong maganda, ang pangpupuhunan po dito, mas mababa sa sari-sari store. Kasi para magtayo ng matino na sari-sari store, mababa po 100,000. Tama? Bibili kang hollow block, bibili kang mga bakal, screen, di ba? Maraming layer yung screen, di ba? Para hindi manako yung 5 piso na sachet. Tangin na, di ba? Baka may CCTV pa eh, di ba? Pero ang mga pinoprotektahan mo, stork, juicy fruit, di ba? Hope and Winston, Philip Morris, Marlboro, tama? Choknat, di ba? Uy, favorite ko yung choknat, ha? Sarap yan. Actually, kaibigan ko yung may-ari ng factory ng choknat. Anyway, that's another story. So anyway, earning from one account, no? February 2 to February 8 cut-off. Kasi ang sahod po, 1530. Tama? Sa iFern po, weekly. Weekly po ang cheque or commission sa iFern. Every week. No? Pwedeng ATM, pwedeng cheque, pwedeng yung income mo, diretso ipambili mo na ng produkto or packages, no? So marami pong way, no, para magamit yung income ninyo. So ito, earning from one account, no? Tawagin natin siya para ma-interview natin. Joe Marie Sigel Ronquillo Garcia. Nandito po siya? Nandito pa? Oh, wow! Oh, tangina, di ba?
Ilang taon to? 10 years old. May kasama bang nanay? May kasama bang guardian to? Jordan Club. Ah. Oh. Halika. Sino to? Mother? Mother? Sinong nagtrabaho nito? Siya ba o ikaw? Kayo. Halika, samahan mo siya dito. Patulungan, nagbibideo ka ba? Pahawakan natin dito sa mga walang cheque. Yan, yan, yan. Ma'am, patulong na lang ha. Ayan, dito. Halika, halika, halika. Teka, mag-ano mo tayo? Pinapa-video mo ba? Ma'am, mag-video ka. Wala ka naman, cheque. Okay. So, ito siya si Joe Marie. Joe Marie. Joe Marie, ano ka? Engineer, doctor, ano ka? College graduate? Anong course mo? Ano yung graduate mo sa college? Hindi pa po tapos. Anong natapos mo? Natapos ka na magsipilyo. Ano natapos mo? Anong grade ka na? Anong year ka na? Grade 6 na po ako. Grade 6? Wow! Ilan taon ka na? 12. Magaling ka ba mag-aral? Mahilig ka ba mag-aral? O bulakbol ka katulad ko? Mahilig po. Mahilig ka mag-aral? Malas mo talaga. Kasi mga magagaling mag-aral, wala nararating yan eh. Yung mga katulad ko, putangin na, bilyonaryo, di ba? Lang kwenta yung pag-aaral kasi mga utu-utu kayo, di ba? Pinagkakakitaan lang kayo sa tuition, ha? Okay, so... Kailan po, kailan ka sumali sa iFern? Magkano yung in-invest mo? Mga 6K po. 6K yung kinita mo? Ah, yung kinita. Alam mo ba magkano yung in-invest mo? Premium Plus po. Oh, pakyo kayo. Premium Plus to, ha? Premium Plus. Ano to, yung membership nyo, buong family ba? Ilan Premium Plus? Lima po, lima. Ilan? Bali, limang Premium Plus. Okay. Family package po. Nagsta-umpisa po sa inyo. Anak po siya nung snatcher. Ah, siya yung anak nung snatcher. Tapos ikaw yung asawa nung snatcher. Ah, nasa si snatcher nang i-snatch ngayon. So alam mo ba yun na dating snatcher yung tatay mo? Ha? Tinuro ba niya sa'yo kung paano mang snatch? O iba tinuro sa'yo? Hindi po, iba po. Ah, iba tinuro. Gusto mo magpaturo tayo paano mang snatch? Naapektuhan ka ba pag sinabing dati snatcher yung tatay mo? Hindi po. Huwag ka magpapa-apekto, di ba? Kasi pag sinabi dating snatcher, ngayon, dati yun. Ngayon, iPern millionaire siya. Tama? Okay. So kung mahilig ka mag-aral, pagpatuloy mo yan. Ha? Pero kung hindi ka mahilig mag-aral, magnegosyo tayo. Ha? Tuturuan namin kang magnegosyo. Happy ka ba nung binilan ka ng Jordan nung magulang mo? Opo. Dati ba nung hindi pa sila nasa iFern, naka-Jordan ka ba o hindi? Hindi po. So anong nadulot nung iFern business sa inyo, umpisa nung sumali yung magulang mo? Nadulot po ng kasayahan. Paano? Yung pag sinabi mong masaya, paanong masaya? Dati ba, like ano, wala ka bang baon or walang hindi makakain ng masarap? Ano yung ibig sabihin nung nadulot yung kasiyahan? Sige, kwento mo. Okay lang umiyak. Normal yan. Pagka tutulo ko sa'yo dito sa iPern, pag mas lalo kang umiyak, mas lalo silang naawa, mas lalo silang magbabayad, mas lalo kayong yayaman. Kaya todo mo lang yung iyak mo. Sa bahay, actually, practicean ninyo. Mama, okay na ba yung ganitong iyak? Anak, kulang pa. Pang premium lang yan. Todo mo pa yung iyak para family package. Yan. Okay, so eto, yan. Yung ganyang iyak, pang premium plus na yan. Pagka gusto mo family package, hagulgul. Wala kaming makain dati. Sige nga, practicein mo nga. Wala kaming makain dati. Wala kaming makain dati. Pwede to, pwede to. Pag ako magulang nito, hindi ko na pag-aaralin to. Ito training ko na. Para mas snatch ang pay-in sa inyo. Okay, so hindi, yung totoo. Anong nangyari? Dati, yung wala pa kayo sa iPern, paano mo sabing mahirap yung buhay or hindi masaya? Ano yung example mo? Yung, ano po, lasinggero po ng aking tatay.
So dati wala pang iPhone, lasinggero siya. Ngayon, nung nasa iPhone na, ano na siya? Businessman po. Wow! So nakikita mo na nagnenegosyo siya, may kausap siya, ganun. Parang mo nasabi na negosyante na siya ngayon? Sa pag-ano po, pag-invest. Okay. Sa pag-ano po, pag-pay-in, tsaka po pagbibinta. Okay. Eh ikaw, nasubukan mo na magbenta? Nagbenta ng mga products, toothpaste, sabon, ganun. Bentahan mo yung mga teacher mo ng vitamina. Nasubukan mo na ba yun? Ano po ako? Ano, online class po ako. Okay. So, pagka online class ka, bihasa ka sa online. So, ibig sabihin, pwede ka maging ano, online seller. Tama? Opo. So, pag-aralan mo yon. Kasi yung tatay mo, dati snatcher, baka hindi siya magaling sa online. Ikaw, galingan mo sa online. Kasi, alami, wala namang pakil yung kausap mo sa online kung ilang taon ka eh. Tama? Ang importante, may kausap siya. Ano ba yung vitamina na yan? O, di explain mo, ay, itong vitamin D, pinaka-importanting vitamina. Di ba? So, alalin mo yan kasi pwede ka nang makatulong sa mga magulang mo kasi yung pag-chat, wala naman sa edad yun eh. Di ba? Yung pag-post, wala naman sa edad yun eh. Di ba? So, wag mo i-post yung picture mo na bata ka. Ang i-post mo, family picture. Hindi nila alam kung sino kausap nila. Tama? Ano po, teacher kayo dati, di ba? Apo. So, anong public school ba to? How many years kayong teacher? Anong teacher, ano kayo? Sa ano lang po ako, hawak po ako ng munisipyo ng Puerto Galera. Parang Child Development Center po. Head po ako doon, pero hindi pang head ang sahod. Okay. Ah, head ka, pero yung sahod pang, ano, pang paa. So, ano, full-time ka na rin sa Ivern? Apo. So, paano nyo nabuo yung family package? Yung sabi nyo, 7 na premium plus yung napasok nyo. Paano nyo nabuo yun? Ano po kami noon eh, baon po ako sa loan talaga. Tapos yung asawa ko po nawala ng trabaho ng pandemic. May motor po kaming luma, binenta po namin yun. Tapos nangutang po kami sa 5-6. Yun po yung huling alas namin. Tapos yun po, doon na nag-start, nag-boom po kami sa pandemic nung sa Oriental Mindoro po. Pandemic po noon, chume-check kami ng 50,000, 70,000 per month po. Pandemic po. Giniginaw ka ba? Tago ka dito sa jacket ko. Yan. Okay. So, napatunayan natin na mas maganda ang iPhone business sa snatching. Saka sa pagiging head. No? Okay. So ngayon, di ba sabi mo kanina, dati mo, lasenggero, ngayon negosyante. Ano pa yung mga magandang nadulot ng iPhone sa inyo na sinabi mo mas masaya na kayo ngayon? Ano po, pag sama-sama sa aming pamilya, mabuulit. So, nabuo yung pamilya nyo. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa po. Panganay ka ba? Bunso po. Ilan taon? 12 ka, di ba? Sabi mo, 12. Ilan taon na yung ano, ate o kuya mo? 16 po ang kuya ko. So, anong ginagawa ni 16 years old? Nag-aaral din? Opo. Okay. So, dito sa IFER, no? 16, 17, ayun, si Matthew. Matthew, kaway-kaway nga dyan. Sige, lapit ka konti para makita ka ng ibang tao. Ito si Kuya Matthew. Halika, lapit ka dito. Itabi natin. Ito si Kuya Matthew, no? Kwento mo sa kuya ba? Kuya ba yung 16? Kwento mo sa kuya mo, 16 years old. Halika, Matthew. Sabihin mo, speaker ka ba today? Mentor. No, kasumbutang na 19 years old. Mentor na. Okay. So, ilan taon ka na ngayon? 20 po ka, 20 na. Kailan ka nag-20? Last November. Okay. Kailan ka graduate ng high school? Hindi ko na po alam, bobo po. Okay, pero so after you graduate high school, ano yung dineside mo? Gawin na po si Ifern mag full-time. Okay. So gano'n mo nakatagal ginagawa si Ifern? Magto 2 years pa lang po. Okay. So in 2 years, so bali that time high school student ka pa lang nung nag-umpisa ka. Okay, so since high school student ka, sino yung mga downlines mo? Mga classmate, teacher, janitor, sino mga ano mo, mga downlines mo? Noong una po, mga estudyante, pinag-practicean ko po. Hindi na-relate po ako dun sa sinabi niyo, Sir Tom. Nag-practice po ako sa online. Hindi naman ako kilala ng mga tao na nandoon doon. Kaya dun po ako nag-practice, nag-chat everyday. Nagkaroon ng downline, nagka-resulta, nainggit si teacher. Mas malaki na kinikita ko sa teacher. Naging downline si teacher. Nagka-resulta ako sa teacher. Nainggit si principal. Naging downline si principal. Nagka-resulta ako sa principal, nainggit si supervisor, naging downline ko si supervisor. Dumabi po yung principal, dumami yung teacher, kinulit namin si mayor. Nagkaroon po ako ng downline na mayor. Opo.
Yung si supervisor, ilan yung eskwelahan at ilang principal yung hawak niya? 89 schools po. 89, ha? 89. So, bali, mga more or less, ilan na yung principal na under sa'yo? 47 schools. 47 principal, ha? For usually, isang school, ilang teacher? Yung kada principal, ilang teacher yan? Pinakamababa po is 100. 100 teacher times 47 principal. Sa teacher pa lang, baka 4,700 na members niya. Okay, so naka-all black ka, naka-Mercedes sash ka. So, ibig sabihin ba naka-Mercedes ka? Yes po, sir to. Putangin na, 19 years old, naka-chedeng ka na. Nandyan ba yung kotse mo sa baba? Okay, anong kulay na? Kulay blue po, C180. Okay. May plate number na ba to? NBU4940. Ano, punta kayo sa baba, 4940. Kotse po ni Matthew na nakuha mo nung 19 years old ka, nung ngayon 20 ka na. 20 years old na kachedeng. So lumabas, magto 2 years ka pa lang sa IFER, no? Kaway-kaway dito sa mga 20 years na wala pang narating. Okay, so kaya po ng 20 years old, no? Actually 19 na high school graduate, no? Mga bumilib sa kanya, classmate, teacher, principal, supervisor, ngayon mayor. Okay, so kung kaya nung 19 na ngayon 20, feeling ko mas kaya po ninyo. Okay, anong advice mo dito kay bata, 12 years old? Ano po, gawin mo nang mabilis si iFern. Yung tinuturo sa'yo ni Sir Tom online lang, huwag kang mahiya. Lakasan mo lang yung loob mo, start young, yun yung nakita ko pong advantage ko sa lahat. Nagsimula ng maaga, mas matututo ka, at saka ano, always na makinig ka sa mga sinasabi ng parents mo. Maganda yung parents mo, supportive. Maraming hindi supportive, no po. So, ang maganda doon, makinig ka sa kanila and then pagka tuloy-tuloy mo lang, natututo ka, yung natututunan mo, gamitin mo ng tama. Tapos magpa-guide ka palagi. Pagka, halimbawa, lumalaki na yung kumikita ka na, always na keep your feet on the ground pa din. Makinig ka sa mga tinuturo ng mga nakakatanda sa'yo. And syempre, doon sa mga taong nagkakaresulta sa iFern. Tanggalin mo nga to. Okay, meron kang sinabi, buti yung parents mo, supportive. Bakit? Hindi ba supportive ang parents mo, Matthew? Supportive naman po. Pero iba po yung supportive sa sinasamahan ka. Iba yung okay sa ano. At least yung parents mo mismo yung nagpupush sa'yo. Yun yung advantage mo, walang kalaban. Walang negative. Opo. So, ibig mo sabihin negative yung magulang mo? Slight lang. Bakit sila negative? Kasi mas gusto nilang magtuloy ka ng pag-aaral? Opo, medyo po ganun. tanga po sila. Tama? Ikaw, gusto niyo ba magkaroon ng anak na may chedeng? Tama? Magkano yung average income mo ngayon every month? Ano po, umaabot po ng 400. Ngayon po, I'm hitting 500,000 po. So, ikaw, kung meron kayong anak na nakachedeng dahil sa IFERN, na kumikita ng 400 to 500,000 naman. Gusto niyo bang mag-college na lang siya? Oh, 'di ba? Kasi may resulta na eh. Tama? Pero kung wala pang resulta, hindi anak, mag-aral ka muna. Tama? So for sure, 'yun po yung mindset ng nanay niya. Tama? So ayaw niya. Pero at the end of the day, meron ka ng opportunity kumita 400,000, 500,000. Eh tumanda na nga itong mga nasa harap natin, wala pa 400,000, 500,000. Tama? Sinong kumikita ng 400, 500 dito? Parang yung sinabing nilalait ko kayo. Sige, magtaas ka ng kamay. Wala, di ba? Putangin na ang pinakamalaking kinita sa inyo. Eto, nandito sa harap. Tapos ipakita mo ulit yung pera kasi wala silang 6,000. O, sinong may 6,000 ngayon? Putang, wala rin, di ba? Namo, itong dalawang bata dito, mas malaking kinita kesa sa inyo. Palakpakan po natin. Ay, picture po tayo. Pakita mo yung pera, wala sila niyan. Yan. Marunong na siya magbukas ng pera. Oh. Okay, congratulations. Thank you. Abangan kita. Every time may cheque kayo, mag-encash kayo. Ha? So, bali, ito. Pare-pareho apelido. John Stephen Francisco Sanchez. Princess Shemaya Ruby Francisco Sanchez. Sophia Isabella Francisco Sanchez.
Oo, so mukhang isang pamilya po to. Nandito po, sino itong mga Sanchez? Come, halika. Mag-asawa ba kayo? Ha? Halika. Mag-asawa kayo? Ano to? Account ng mga anak nyo? So, ito, basahin ko lang ha. Yung Sofia Isabel Sanchez, 1,002, 3,006, total po 6,000. Bali, tatlong account. Tapos, itong Princess Shemaya Ruby Francisco Sanchez, 1,002, 1,002, 3,006, total 6,000. Tapos, itong John Stephen Francisco Sanchez, 1,002, 1,002, 3,006, total 6,000. Okay. Hawakan natin yung tatlong cheque. Iharap natin doon. Okay, bigyan natin yung camera mo dito. Downlines mo sila? Sige. Sama mo to. Parang gigiba na yung cellphone niya. Huwag kang kabahan. Picture lang to. Huwag kang kabahan. Relax lang, sir. Mahirap mag-picture ng baliktad. Okay na. Oh, kasi pangit yung phone niya. No? Di ba, le? Makakabili kang bagong phone. Ha? Hindi priority yung bagong phone. Mas priority negosyo. Ang problema sa Pinoy, cellphone yung priority. Pag nalaglag, sira. Tama? E pagka negosyo, pag meron kang negosyo, kahit ilang beses masira yan, pwede ka bumili ng bago. So, anong storya ninyo dito? Sino pong idea na mag-join sa... Sige, sino idea na mag-join sa iPhone? Oh, tattoo ba to, sir? Oh, ballpen lang yan. Ah, tatak lang. Kala ko, sabi ko, wow, may tattoo siyang iPhone. Stamp lang pala. Okay, so sinong idea yung mag-join sa iPhone? Sa akin po, sir. Okay, ano bong background ninyo? Anong background ni sir? Once again, fantastic morning po sa ating lahat. Yung asawa ko po, sir, is Lala Move Rider po. Lala Move Rider, okay. Matagal ka ng Lala Move, sir? 3 years na po. Man. 3 years. Kumusta? Maganda ba kita sa Lala Move? Yes, pumabot naman din ng 1K a day. Ah, 1K a day. Pero tas 30 days ka nagtatrabaho sa 30,000? Ano lang, tuwing Linggo, hindi po ako nag... Papahinga ka pag Linggo. Okay, so parang mga 25,000 a month, no? Mga 25 yes, days. Po, ganun po. Before that, anong trabaho mo? Ano po ako, janitor po ako ng World Trade Center. So magkano yung motor mo? Magkano monthly mo doon? Ano po yun? Yung 2,400 a month. So mura lang, no? Dalawang araw lang, bayad na siya. Opo. Okay. So ngayon, Lala Move Rider ka pa rin? Opo. Lapit mo. Nagbabiyahe ako minsan. Okay. Kasi sayang rin yung 1,000. Opo. Yung 1,000, ilan oras ka na sa biyahe pagka 1,000? Mga 5 hours po. Pwede na. 5 oras lang. Yes. Pagka normal na empleyado, 8-9 hours, 500 lang, no? Opo. Kaya nga nag-resign po ako sa una kasi hindi talaga kaya pag minimum wage ka. Hindi talaga kaya. Kaya nasimulan ko si Lala Move Rider. Okay siya eh. Kaya nag-full-time ako dun. Mm-hmm. Nakita ko na 5 hours lang yung pagod ko. Mm-hmm. Kumikita ka na ng 1,000. Pwede na, no? Oo. So, sa tingin mo, mga 10 taon ka pa maglalamob rider? Sa ngayon po, hindi na po. Kasi nakita ko, nakita ko na open-minded naman ako sa mga business. Kasi naman ako sa mga... Marami ka na bang, when you say open-minded ka, marami ka na bang nasalihan na networking company? O yung, si misis yung mahilig sumali tapos lugi? Yung kuya ko po is nag-network din. Tapos walang nangyari kasi hindi naman walang nangyari. Kasi wala siya sa iFern. Oh, ha? Yes po. Nahikayat mo na bang sumama dito si kuya? Mga kapatid ko po, nasa ibang bansa po. Itong kuya mong networker, nasa Pilipinas, nasa ibang bansa rin? Nandun, pastor po siya. Pastor, okay. So right now, where do you see yourself? Mga ilang taon ka pa maglalamove? Inaano namin na mag-full-time na kami kasi lesson learned as of now na yung kakilala ko is pumasok doon sa ibang... Ayun. Kasi habang busy ka maglalamove, yes po. No, napunta siya sa iba. Tama? Talaga. Oo, ganun talaga yon. And how about you, Mrs.? Anong background natin? Full-time.
nasa bahay po. Ah, full time nasa bahay. Na ilan anak nyo? Itong tatlong cheque, tatlong anak ba? Opo. Tapos itong hawak mo, ano to, pinasok mo na ba sa passbook yung mga pera opo, nila? Opo sir, kasi ano lang sila, 2 years old, 3 years old. Ang panganay namin is 5 years old. Okay. O so, ituloy-tuloy natin para 5, 3, 2, 1, 0. Ha? Hindi ilan? Na po. Ah, hindi na. Opo. Buti naman. Tama na, hindi mahirap magpalaki ng bata ngayon. Ha? Ako, 4 po yung anak ko. No? My first wife, I have 4 children. Kay Madam, wala po kaming anak together. Pero si Madam, 2 yung anak niya. And you know, before I took over management of Fern, no? I was retired for 2 years. Kasi 1998, 1999, 2000, every year, yung ex-wife ko nanganganak. 3 taon, 4 anak namin. No? 3 taon, 4 yung anak. Yung bunso, kambal. Min dati pag sinabi ko 3 taon, 4 anak, ah, putang ina, babaero talaga siya. Hindi. No? Lahat ng anak ko, isang babae lang. No? My first wife and my ex-wife. No? So anyway, I have 4 children. So that time, I said, lahat ng pwedeng gawin sa negosyo, nagawa ko na. No? Lahat, ang bilis lang gumawa ng pera sa akin. Isang ganyan lang, kaya ko gumawa 3 million one day, isang transaction. Yung pinakamalaking transaction na nagawa ko, 6 na buwan ang binayad sa akin, 1 billion. No? So it's so easy for me to make money. Walang ka-effort, walang kahirap-hirap. Kaya that time, nag-retire ako ng 2 taon. Yung mga anak ko nasa preschool, no? Ako naghahatid sundo sa kanila, nag-tutor ako ng anak, no? And naging presidente ako ng PTA. Ha? Parent Teacher Association. Ako po yung presidente. Okay? So anyway, long story yan. But you know, I'm just telling you na alam ko yung hirap ng maraming anak. No? Kasi yung anak ko, 1998, 1999, 2000, no? 4 yung yaya, 4 yung stroller, di ba? 4 yung kama, 4 yung kwarto, di ba? Kasi, parang, I mean, yun yung lifestyle namin eh, di ba? So, parang mahirap kasi ang gulo eh. Ang gulo, di ba? Parang everybody wants your time, everybody wants your attention. No? So, okay na tong 3. Huwag nyo nang sundan yan, no? Kung kailangan nyo magpalaigate, kailangan nyo mag-birth control, you know. I mean, that's true. The reason why the Filipino is poor, because you have 5 kids, 7 kids, 10 kids, 12 kids, no? 19, di ba? Magkakapatid kami, 19 kami, 20 kami. Tama? So, huwag nyo nang dagdagan yun, no? Hindi ka naman buntis today, no? So, huwag nyo nang dagdagan yan. Okay, so back mo na idea na mag-join sa iFern. Eh, okay naman na si Sir. Lala mo, brother, kumikita naman na siya. Dahil nga po magkasunod-sunod yung mga anak namin, sir, hindi po talaga siya sasapat po. Yung janitor ka, magkano sahod mo nun? Ano din ako dun, minimum siya, pero open siya overtime. Oo. Kaya sobrang pagod dun kasi minsan nagjo-duty ako ng 38 hours. Wow! Sumasahod ako ng within 7 days lang siya, sumasahod ako ng 13,000 to 14,000 okay. Quincenas. Okay. So malaki rin yung sahod mo pero bugbog ka masyado, no? Okay. So yung kulang yung sinasahod niya, tapos paano yung nakita yung iFern? May nag-alok ba sa inyo o inalok mo yung sarili mo na gusto mo mag-join? May mga ganun kasi, 'di ba? Ni-recruit nila yung sarili nila. Nakita nila yung iFern sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, tapos naghanap sila ng masasalihan. Ano yung storya niyo? Ganun po sa amin, sir. Bali nakita ko lang siya sa Facebook. Sino to? Sino yung apply nyo? Sino yung nahanap mo? Story po. Story lang po ng... Hindi. Sino yung nahanap mo leader? Kanino si ka nag-join? Eve Dalisay po. Kaya na-upchad po. Okay. So, saan mo siya nakita? Nung time na yun, kasi nung 20, last year lang, kasi mag-one year po kami ngayon, 26. Okay. So, palapakan natin, no? First anniversary na po nila. Tapos, February 14 po. Kaya ano talaga sa akin yung February 14 kasi... Mm-hmm. Dahil nga po, sa hirap ng buhay, wala kami, nasa loob lang kami ng bahay. Tapos, down ako nung time na yun eh. Kasi nag-iisip ako kung magtatrabaho ba ako or sa bahay lang ba ako mag-aalaga ng mga anak ko. Tapos, nagdasal ako sa Panginoon ng opportunity. And then, bigla ko lang nakita yung story sa iFern. And nag-message po ako. Walang nag-reply. Ganun ako ka... Parang... Sa nung time na yun, parang ako kasing kinakausap eh. Sabi ko, akin to eh, sa akin to. Gusto ko mabago yung buhay ko. Gusto ko merong mangyari sa amin, sa mga anak ko, ganyan. So, meron kasi yung text na cellphone number. Hindi, walang nag-replay sa page. Okay. Grabe, tinext ko pa yung cellphone number. Ganun ako kaano na ititext ko tong tao na to kasi gusto kong makausap. And then, 14 ng gabi, nag-video call.
nag-chat po si Upline Eva Dalisay, okay. Associate pa siya nung time na yun. Okay. Tapos kinausap niya ako, pero wala po kaming pera nun. Okay. Gusto ko lang siya, pangarap okay. ko siya, pero at first po namin itong network company. Okay. Wala po kaming balak na magpasok sa network kasi sabi nga po niya, yung may history sila sa family na ganyan, nag-network, pero wala naman nangyari. Okay. Hindi po ako negative, pero talagang sabi ko, mahirap siya. Mm-hmm. So, nung gabing yun, nakausap na nila kami sa video call and then mag-decide na daw agad. Mm-hmm. Sabi ko, yes po, masasali po kami pero maghahanap pa kami ng pera. Okay. Tapos nung time na yun po, hindi naman daw credit card, ganyan. Pero wala nga po kaming mga trabaho, wala din po kaming credit card, wala din po kaming kakilala na pwede naming utangan, ganyan. Tapos siya, yeah, yung income niya po, kasi nga po daily din namin nagagastos. Wala po talagang matitira. Tama. Gatas pa lang, diaper, ganyan. Tama. Sus na po, grabe, mahal ng mga bilihin. So, ang ginawa po namin, sir, kasi po may bahay po kami na na-invest namin yan. Pag-ibig, housing loan. Ayan sakto po. Pala yung kwento ko kanina. No? Opo, sa pag-ibig housing loan okay. po, na yun ang tinitira namin kasi bahay namin eh. So, pina-assume po namin, sir. Pina-assume po namin. Yung bahay na tinitirahan nyo, pina-assume ninyo. Opo, tapos lumipat kayo. Nag-renta po kami. Tingnan nyo ah. Pag gusto may paraan. Ha? Pag gusto may paraan. Yung bahay na hinuhulugan nila, na tinitirahan nila, pina-assume balance nila, tapos lumipat sila ng tirahan. So, tama ba yung decision na yan? Yes po. Okay. Kasi sabi ko, hindi ko din naman to pangarap na bahay. Kasi sabihin mo na, yes, nandiyan siya. Pangarap ni pag-ibig yun. Kasi maliit lang po siya. Na pagkakitaan kayo. Opo. Okay. Na pinapasalamatan din naman namin kasi nung pandemic natirhan talaga, 'di ba? Wala naman kaming ibang matitirhan. Mm-hmm. Pero kumbaga hindi ko pa siya yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kaya sabi ko i-give up ko 'to kasi alam ko may darating pa na mas malaki dito at yun talagang pinapangarap namin. So magkano in total na invest nyo after na pa-assume ninyo yung bahay nyo? Kasi po, maliit lang yun, 120K lang. Okay. So, tamang-tama lang po sa dalawang premium plus namin. Okay. So, yung 120K na nakuha nyo sa pagpapa-assume nung bahay na hinuhulugan nyo, na tinitirahan nyo, no, nag-premium plus kayo ng dalawa. Tapos, ano nangyari after that? Tapos, nung time na yun, pinasok ko po yung... nung time pandemic, online talaga, di ba? Mm-hmm. Gumawa ko ng mga pages, and then group, and then binenta namin yung mga produkto. Mm-hmm. Kaya medyo natagalan po kami sa pag-kompleto po ng corporate package namin. Wow, kasi, corporate package, ha? Nagbenta nung bahay na assume balance na pag-ibig, ngayon naka-corporate package. Okay. Opo, sir. Kasi po, yung di ba, nag-purchase kami ng Premium Plus. Mm-hmm. Binenta namin yung products din. Uh-oh. Yung binili namin ulit ng package. Okay. Kaya hanggang paunti-unti, tas okay. products na naman, okay. binenta na naman, uh-oh. Hanggang it takes more than 10 months po bago okay. po na-complete namin okay. yung premium. So after that, yung 10 months na-kompleto nyo, ngayon may downline sa kayo o yung puro package nyo pa lang na pinaikot nyo? Meron na po kaming, meron na po kaming downline sa Cotabato, sa Negros Occidental, Bacolod, Hinigeran, at saka sa... Kaway-kaway po tayo sa mga downline natin. Hello po. I-greet nyo po yung mga downlines nyo. Sabihin nyo yung mga pangalan Ilo-Ilo nila. Ilo-Ilo din po. Oo, go ahead. Sige, bumati kayo sa mga downlines nyo. Hello po sa lahat ng mga downlines namin sa Iloilo, hindi lang na-mention ang pangalan. Uh-oh. Tapos sa Negros din po, sa Cotabato, ayan, keep lang po tayo. Keep fighting po, ipaglaban po ang ating mga pangarap. Kasi okay. nandito na tayo eh. Ang sa atin, kailangan na lang po natin siyang trabahuin para po maatin talaga natin yung success po. Okay. So itong hawak mo, may mga laman na ba yan? Babasahin ba natin yung hindi mga passport po, sir. Mo? Hawak Bali, mo lang. Apo, is story ko lang po kasi yung experience po namin nung kumuha nito po is uh-oh. Naging possible siya dahil po nasa iFern kami. Okay. Kasi nung time na kasi di ba kasi kahit sa ang bangko, pagkukuha tayo ng savings account ganyan, ika-question talaga ano bang trabaho nyo? Uh-oh. May requirements ganito ganyan. So sa akin, housewife. Tatanong, ba't ka mag-open ng account? Uh-oh. Ano bang ipapasok mo? Tapos asawa ko, lalang rider lang naman siya. So, dahil po sa iFern, nung nagbukas po kami ng wala bank po kami ibang sinabi. Sinabi lang namin na, iFern business. Yun lang po talaga. Wala na requirements. PSA lang kasi mga bata namin, 2 years. So, wala pa po mga ID. Automatic po. Inano na anong agad. Anong bangko to? Anong bangko to? Metro Bank. Itong katabi ba natin? Opo. Kaya, buti naman. Abangan nyo, binibili yung parking nila eh. Standby lang, standby.
Metrobank, ICU. So, anong plano mo dito? Like, ano bang plano mong isave sa mga anak mo? 100,000 ba kada bata? Anong plano mo? So, actually, sir, hindi naman po. Kasi sa akin po, hindi necessary yung savings. Eh. Kailangan talaga investment. Mm-mm. So, dito po kasi, hindi pa nila pwedeng ma-incash yung cheque nila. So, pipasok muna namin dito for the meantime. Okay. And then, yun, para makikita din nila na, kasi pinapagawan ko yan sila ng mga video, yung ano ko, para for posting din po namin. Yes, yes. And then, motivation din po sa ibang mga magulang na talagang ang mga anak natin, kaya nilang kumita na kahit nasa bahay, walang kamuwang-muwang sa mundo, tayo ang nagtatrabaho. Sila, imagine, yung 2 years old mo, kikita na ng ganyan, di ba? So, ano na po yan sa atin eh. Instead na gagastos tayo para sa pag-aaral nila, ayun, pwede nilang paaralin yung sarili nila sa sarili ng income. Pero hindi pa naman sila ang nagtatrabaho. Tayo pa lang naman ang mga magulang. So ang sasakyan nyo ngayon yung motor ni sir? Opo, sir. Yung ano pang lalamove. Kasya ba kayong pamilya lima doon? Hindi po. Hindi. So anong next step nyo? Pangarap nyo ba magkakotse? Anong next step niyo dito sa iFern? Yes po. Ganun po yung ano namin. Goal namin na makapasok kami sa car club. Oo, yun. Makapasok sa car club. Narinig nyo? So that's very important. I support that dream of yours. Kasi syempre, from Lalamove rider, ngayon nagkaroon ng kotse. Tama? So malaking flex yun. Mas marami pong maniniwala sa negosyo ninyo kung nangyari yun. Saka syempre, pakita ka ng picture na nakamotor, nakaangkas, isang bata, kung ina-angkas siya, isa, dalawa, diba? Tapos sabihin mo, ganito kami dati, ngayon, dahil sa iFern, may sarili na kaming kotse. No? And wag po kayong mag-ambisyon ng malalaking kotse muna. Kahit na ano yung pinakamura na kotse na meron offer, na kunyari, zero down payment, no? Monthly lang, kung ano yung pinakamura na pwede nyo makuha. Kasi ang gusto natin mangyari, from motor, naging kotse. No, yung pinakamura muna. Huwag ka muna, hindi, kailangan Fortuner. Saka na yon. Kasi pwede naman from motor, naging kotse, tapos next Chedeng na. Or next Mini Cooper na. Tama? So huwag natin daanan yung mamahalin na kotse na wala rin dating. Yung mga Fortuner, Everest. I mean, kasi even OFWC man, kaya naman bumili nun eh. Tama? So syempre, ikaw dating janitor, di ba? Naging Lalamove driver, tapos ngayon nakabili ng kotse, kahit na Mitsubishi Mirage pa yan, kahit na Honda City, kahit na ano yung pinakamurang kotse, kahit na yung mga China na brand, para may kotse lang, nakasya kayo buong pamilya, pwede na lumabas para maglatag, di ba? And then, pagka napalaki na natin yung negosyo mo, then I look forward na pwede kang, naka-attend ka na ng Mini Ladies pagka Wednesday? Yes po, sir. Tapos ngayon Mercedes-Benz, di ba? Nakaka-inspired, di ba? Opo. So, do you want to be a Mini Lady? Do you want to be a Mercedes-Benz boy? Oh, 'di ba? So ang first step niyo muna kotse. Ha? Tuloy-tuloy niyo lang yung journey ninyo. Palakpakan po natin sila. Congratulations. Thank you po. Okay, sir. Sige. Okay, thank you. Gusto niyo pa? Yes. Okay, so earning from one account, no? One account, 95 ang isang account. Ito cheque. 5,490. Eh, 'di ba bawi na kaagad yung 95 mo? Tama? Okay, so earning from one account, Reggie Prieto Lanot. Nandito ba siya? Nandito si Reggie. Nasaan si Reggie? Asawa mo. Oh, halika. Asawa mo to. Asawa mo to. Ah, saan? Ah, ito, Rosana De Jonggoy Lanot. Ikaw to. Okay, so, come up. So, yung kay Reggie is 5,490, one account. Itong Rosana, kayo po to. So, dalawang account po, isang 5,280, isang 1,006. So, 6,880 to. Itong isa is 4,741. Nag-encash na po kayo? Sige, pakita natin kasi baka hindi sila naniniwala eh, ha? Upline mo to, downline mo? O sige. Sinong, eto, dito, yung walang cheque. Mapapatulong tayo sa walang cheque. Ma'am, next time may cheque ka na, ha?
So ma'am, tell us, matagal na po ba kayong member na iFern? Bago lang po ba? Bago lang po. Less than 1 year po, Sir Tom. Less than 1 year. So nakalamin na ba kayo ng cheque? O first cheque nyo ba to? Or magkano ba, to begin with, magkano po yung in-invest nyo? How many packages? Premium plus po yung sa akin, sa anak ko, at saka yung asawa ko po. Tatlong premium plus, no? Dalawa at saka isang premium po pala. Dalawang premium plus, isang premium, no? So right now, premium plus is 66.5, tama? So dalawang 66.5, no? About 130,000. Tapos yung premium isa, no? 28.5, no? Okay, so yun yung total investment nyo. Ano pong background nyo? What do you do? Ngayon po, wala na po akong trabaho, Sir Tom. Before po, ako ay dating HR supervisor po sa company. Gano'ng kakatagal na HR supervisor at magkano'ng sahod nyo doon? Sa HR po, 2 years lang po ako. Kasi sa manufacturing company, assistant supervisor po ako. Almost 26 years po ako total na nagtrabaho po. Ano yung highest na sahod nyo after 26 years of employment? Nasa 22,000 plus po. Okay. 22,000 plus after 26 years. Okay, so ito pong check natin today na isang 6,000, isang 5,000. Ano to? 1 week, 1 month, 1 year, anong income to? Ano po? Hindi 1 month po. Oh, parang month. GSR ni husband kasi strong leg po yung kabila namin. Okay. So si husband po kasi straight po siya, premium. So nasa baba po niya si Miss Alma, si Doc Francis. Siya po yung mga downline ko. Yes po. So meron ka ng downline na mini ladies, ha? Naunahan ka na. Okay. So with that type of investment, magkano na yung kinita ninyo kabuuan after 1 year? Kumita na ba ng malaki? Ang sa akin po nasa almost 150,000. Okay. Yung husband ko hindi ko tanda. Tapos when hindi ka tanda, 20 mil ba to o 200,000? Ano yung hindi mo matandaan? Malaki ba, mali? 100 po. Less than 100 pa lang po si husband tsaka yung anak ko. Okay. So pero nabawi niyo na yung pinuhunan ninyo. Opo, kasi po pati yung products po namin walang natira kahit mga 3 months pa lang lahat ng products namin dispose ko na po siya. So repeat order po talaga ako. So you're saying now wala ka nang ginagawa, nag-resign ka na? Naka full-time na po ako. Full-time na kayo kay iFern. Ano pong plano ninyo? Nag-top D na po ba kayo? Not yet po. Actually, nasa goal po namin, Sir Tom, na maging top D, na maging car club, or lahat po yun. So you have been blessed, no? Nakakuha kayo ng doctor, no? Si Dr. Francis Sunagawa, tapos yung misis niya, si Alma Sunagawa, mini ladies na po, no? Meron po silang diagnostic clinic, tapos si Dr. Francis Sunagawa, 14 po na kumpanya, siya po yung medical doctor, no? For this corporations, no? Or corporate doctor siya. So swerte po kayo, meron na kayong strong leg, no? Na walang tigil magpasok. So kailangan nyo na lang tapatan. Tama? Kasi for me, it is a travesty. Ibig sabihin, katangahan, na meron ka ng malaking grupo dito, hindi mo siya tatapatan. Tama? Kasi kung hindi mo siya tatapatan, di bumalik ka na lang sa pagiging empleyado. At least doon, every month, meron kang 22,000. Dito, pwede ka mag 220,000, no? With the marketing plan, with the number of accounts that you have, kailangan lang natin tapatan. Usually, ang mali po nung tao, no? Pagka-empleyado ka kasi, for 500 pesos, may disiplina ka. 8 a.m., kailangan nandyan ka, hindi ka pwedeng umuwi hanggang hindi mag 5 p.m. Pero pag miyembro na ng iFern, nag-full-time na, gigising alas 10 na ng umaga. Tama? Tapos higa-higa, kape-kape, di ba? Tapos magla-lunch, tapos lalabas ng bahay alas 3. Tapos alas 5, umuwi na ulit. Tama? Hindi ko sinabing ganun si madam. Pero kung wala kang resulta, no, na malaki, tapos iFern member ka, sa akin, palagi ko sinasabi, pakita mo sa akin yung calendar mo, aalam ko, masasabi ko sa iyo kung bakit mababang income mo. Kasi ako, everyday, puno calendar ko eh. Kagabi hanggang alas 2:30 ng umaga, nandito kami. Ewan ko, may mga nag-post, nandiyan kami sa baba, meron kaming grupo na kinakausap dito. Galing kami sa Manila House, no, meron kaming meeting doon hanggang mga 11 p.m., 11:30, tapos pumunta po kami dito kasi may mga nakipagsundo kay madam na magkikita dito. So sumunod po kami. Parang dumating kami dito 11:30 p.m. Umuwi kami parang 2:30 p.m. na. Okay?
So I advise you, no, to give more time and more effort because you already have a strong leg. That is already a blessing. Dama? Kasi in any networking company, kung meron kang strong leg, ibig sabihin, kalahati na lang yung tatrabahuhin mo. Tapos si Dr. Alma, Dr. Francis, hindi kailangan tutukan, hindi kailangan alagaan. Tama? Sarili gumagalaw. So, swerte mo na yon, no? Thank God for that blessing. Now, God's challenge to you is, I given you half this blessing, what will you do? Tama? Do you have an idea gano'n nakalalim tong, ano, tong strong leg mo kila Sunagawa? Actually, nasa almost, ilang account na ba yun? Sobrang lalim na po talaga. Ang akin pong babanggaan sa kanya nung last na sinilip ko ay almost 3 million po ang kikita. Sa isang account lang po yon. So, isipin mo, 3 million, no? 3 million. Mag-calculate po tayo, 3 million, no? 14 cycles per day. Tama? 14 cycles pag one account. 14 times 1.6, magkano po yon? Sige, ha? 22.4 times 30 days. Ayun, yun po yung potential ninyo. Pwede kayo kumita ng 600,000 kada buwan. So yung 3 million na sinasabi mo, 5 buwan lang yon. Masaya ba kumita ng ano? Can you imagine that having 3 million pesos in 5 months? Di ba? Compute natin ha, 22,000 times 12. Alam mo ha, yung isang taon mo na sahod, 264,000. Tapos ilang taon kayong empleyado? 28 years, 26 years, ha? Yung 22,000 times 10 mo nga. Yung 200 something, 264 ba yung sabi mo? 264, 2.6 million sahod mo 10 taon. Tama, dito sa iFern, kaya mo makuha 3 million 5 buwan. Okay, so start working, ha? And I look forward ng babasahin kong cheque sa'yo, hindi na yan 5,000, 6,000, ha? 160,000 na, ha? 500,000 na. Okay, palakpakan natin si Madam. Thank you. Thank you po. Gusto niyo ba? Yes! Titignan ko na, baka mamaya isa lang din may ari, iba-iba na. Iba-iba na apelido. Okay, ito two accounts, no? Two accounts, so 95 times 2, ha? Two accounts. Isang 1,002, isang 6,003, total 6,005. Michelle Ann Glova Aquino. May cheque na siya. Oh, putangin na, picturean nyo itong may cheque. Oh, yan. Kaya pala ganyan siya tumingin sa akin. Abangan mo lang, may cheque ako. Oh, pakita mo yung cash, baka kala nila fake yan eh. Yan, sige, pakita mo. Ganyan, ilapas mo. Katulad nung ginawa nung bata kanina. Yan. So ano pong... Sige, picture mo ulit yung may pera naman. Giniginaw ka ba? Gusto ko rin pumasok sa jacket ko. Okay, ma'am, anong background niyo? I mean, first muna, anong what kind of package did you join? Actually, naka 4 accounts na po ako. 4 accounts. Anong background niyo? What do you do? Full-time employee po ako. Anong patrabaho mo? Nasa LTO po ako. LTO, okay. As insurance po. Okay. Car insurance. So, sa LTO kang empleyado o empleyado ka ng insurance? Sa insurance po. Sa private insurance. Company po. Magkano sahod mo doon? 400 a day po. 400 a day. Yes, tapos po. Ilan araw ka nagtatrabaho? 5 days po. Tapos 2 days po sa Bungan naman. Teller. Saan? Sa Bungan po. Kasi ano nga yun? Po. Ano yun? Sa Bungan. Sa Buwan? Sa Bungan! Okay, sorry. Po, sa Bungan. Kala ko sabon. Sabi ko nung sabon. Sa Bungan. Sa Bungan. Yan. Okay, magkano ang income mo sa Bungan? Almost 1.5 po. Pagka medyo maganda ang kita, 2,000 po. Okay. So, itong hawak mong pera today, ano to? 1 week, one month? Actually, kaka 1 month lang po namin kahapon. Okay. So, yun. Part-time po si iFern. Oo. Ito na po yung kinita namin. Okay. So lumabas, 1 month ka pa lang sa iFern, part-time, ito na yung hawak mo ngayon. Yes po. Okay. So, anong plano mo? Tutuloy mo yung 400 a day sa... ang plano po kasi namin ng mami ko is mag-corporate po.
So, mag-corporate po. Mag-corporate, okay. So, ngayon po, bilang ano, tulong po, so kami magtutulong po muna kami ng mami ko habang ako nagtrabaho. Tapos after work, iFern. Then mami ko naman yung full-time sa iFern. Okay, so parang after yung work mo, ilan oras yung pagiging sa insurance, no? Eight hours a day. Po. 8 hours a day for 400 pesos. Yes po. So that's 50 pesos per hour. Yes po. Okay? So tapos after ng 8 hours, paglabas mo, masiglang-masigla ka pa, excited ka pa mag-iFern? Yes. Opo. Ha? Hindi ka ba napapagod? Po. Hindi po. Kasi okay. May vitamins. May vitamins. Yes. Okay. Pero yung mga kausap mo, hindi ba yung iba gusto kang makausap during office hours pero nandun ka sa trabaho? Yung mga ka-workmate ko po sa LTO, minsan niloloko po ako pag kaya sabi, iFern, iFern, pag nalalaman nilang nag-house to house po kami. Oo. Isipin mo ha, itong gusto kong isipin mo. Nakapag-bent, 'di ba sabi mo naka-apat na kayo, 'di ba? Gusto mo mag-corporate. So dapat so ginagawa niyo katulad din nung nanay nung bata. Yes. Tama, yung nakuha na product ibinebenta. Yes. Tama. So pag nakabenta ka ng isang Fern D at the member's price, 'di ba? Member's price, magkano member's price ng Fern D? 430 ba? 430. Tapos ang bentahan magkano? 680. 680. Magkano na 'yan? Magkano tubo mo doon? 250. 250. Opo. Pag nakabenta ka ng dalawang bote ng Perdi, may 500 yes, ka na. Po. Tama? Yes po. Hindi ba mas magandang yun na lang ang gawin mo? Kasi dalawang bote lang, may 500 ka na. Yes. Kesa 8 hours, 400 pesos. Opo. Tama? So, yes, kailan ka magre-resign? Malapit na. Ano yung malapit? Kasi pag nagsabing sa akin mga tao, malapit na. Sir, March 2024. Malapit na. Malapit na malapit na March 2025. Ilan taon ka na dyan sa insurance, yung 400 a day? 3 years po. 3 years, di ba? In 3 years, so nag-umpisa ka sa 100. Tapos yung second year, 200. Third year, 400. Next year, baka 800 ka na. Ha? Magkano ka na nag-umpisa 3 years ago? 350 po. 350. Opo. Tapos after 3 years, 400 na. 400 po. O so, pag, based on that, another 3 years, nasa 450 ka na. After 3 years po, siguro ano, nasa iFern na ako, full-time na hindi, po. Hindi, wag natin gawin siguro. Ha? Kasi, hindi, isipin mo yun eh. Mag-isip ka mabuti. Opo. No, kahit na yung nanay mo nandito ba? Opo. Nasaan? Nasaan si Mother, halika dito. Usap tayo. Basa mo yan. Wala ka naman cheque. Mother, anong background nyo? Sa insurance din ba kayo? Hindi. Hindi po. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Hindi ka ini-interview ko. Bali po dati, may nagtitinda ng prutas, ng gulay, then okay. Therapies, gano'n. Okay. So ngayon, anong pinagkakakitaan nyo? Ngayon po, ay di, in nga po, na housewife muna ako kasi namatay yung asawa ko. Oh, namatay na asawa mo? Sino yes. Pa yung housewife mo? Wala po. wala na husband, patay na asawa. Hindi ka na housewife, house ka na lang. Tapos po ngayon, sabi ko nga, kailangan ako kumita. So, nag-aantay po ako ng peso sa palengke namin ginagawa. Eh, ang tagal po. Sabi ko, ano ba yan, mag-i-invest tayo. Tapos ang tagal, tapos naman sigurado kung maganyan iyan. Maganda yon. Then, ayun na nga po, kami gano'n, kailangan kong may kita. Then, dumating po yung si iFern. Eh di, ako naman po, sabi ko, wala na akong pera eh. Hmm. Ako yung nagsusumba nun. Oo. Sabi ko, wala na akong pera, nagsusumba pa. Kaya namatay yung asawa mo eh. Libre naman po yun. tapos po, siya po yung nakausap. Na, sino yung upline niya dito? Si upline po, let okay, po. Okay, yan po sila. Okay. Then, yun nga, kasi nga masakit yung makatawang ko. Kailangan ko sabi ko, maging malakas ako para ako'y makapagtrabaho or anong maganda. Mm. Eh, dumating po sila, siguro binil ni Lord. Mm-mm. Na at that time naman po, itong anak ko po, full-time nga po sa kanyang trabaho, 5 times sa LTO, 2 days yes. sa Sabungan, 6:30 hanggang mga 8 ang pasok. Uh-uh. Then, ayun na nga, na nagkakasakit na siya. Mm. Sabi ko, anak, bata ka pa. Kailangan lang dyan, food supplements. Yung ina-advise ko before. Mm-hmm. Then, dumating sila. Then, ako nga po magsusumba. Hinayaan ko sila kasi ako wala akong pera. Mm-hmm. So, edi yan, hindi naman po nag-ano nga kasi kailangan. Sabi ko, siguro, will na Lord. Then, nung sinasabi po niyang nila na package, sinuportahan ko naman po. Sabi ko, maganda yan, anak. Tapos, sabi ko, walang pera. Ayun nga, sabi nila may credit card. Bilang sabi, ang mata ko ganun. Ay, anak, pwede yan. Sabi ko, so siya so, na-join kayo sa credit card? No? Yes. Bayad naman yung credit card? Opo. Okay. That time po kasi, wala din po akong hawak na pera. Oh, normal naman yan, no? So,
I mean, even rich people, di ba, they use the credit card or they use loans para magnegosyo. Yes. No, Pinoy lang naman yung nangungutang para magpagawa ng bubong. No, nangungutang para sa birthday, nangungutang para sa kasal, nangungutang para sa binyag. Pinoy lang 'yon. No? Ang lahat ng mayaman sa mundo may utang. Pero nag-utang sila para magtayo ng negosyo. Ha? Hindi nagtayo ng bahay na titirhan. Pwede ka nangungutang, nagtayo ka ng factory, nagtayo ka ng bodega na gagamitin sa negosyo mo. Pero hindi nangungutang ang mga mayayaman para magtayo ng sariling bahay. Yung kanina nagsalita, no, si housewife sa kasi lalamove driver, yan ang mahirap na matalino. Kasi yung bahay na tinitirahan nila, ipinasa nila sa iba para yung pera ipampuhunan. Pero gano'ng karaming Pinoy ang gagawa noon? Lahat ng nandito sa harap natin, pagka sinabi mo, ay hindi, tirahan natin yan. Paano natin igigiba ang bahay natin? Oh. Kaya forever, nakatira ka sa bahay na bulok na maliit, na butas ang bubong, na sira yung CR, na sira yung pinto, na walang bakuran, na maraming magnanakaw sa labas, tapos maraming lasenggong maiingay sa gabi. Okay? So, ano po yung advice nyo kay, sa anak nyo? Dapat po bang itodo na yung iFern or manatili dun sa 400 pesos per day? Bali, ang sabi ko nga po, tayo ay ano, magko-corporate accounts. Kasi nga po, ano, may inantay naman kami pera. Na sa saan? Sino mamamatay para magkaroon kayo ng pera? Po, may istorya nga po. Kasi po yung anak ko po ay naging kadete. Seaman po ang kinukuha. Nangyari po, nagkaroon pong problema sa work ko. So, nagkaroon sa depression ngayon. So, ayun na so, nga. So, papauwiin siya? Ay, nakauwi na po. At tapos may binigay na pera? Wala. Dati na po mayroon pinampagamot, pinampagkain. Mm-hmm. Pero ngayon po, na may ano kami sa insurance. May makukuha yung pera sa insurance. Po, sino papatayin natin para magkaroon tayong pera sa insurance? Wala pong papatayin, buddy. Nag-aantay na nga po lang kami. So sabi ko nga po dito, anak, siguro sabihin natin na ano, kailangan na yung pera. Das okay na. Ilan yun. Taon na po kayo? 55, sir. 55. Oo, ay, po. Magkasunod lang pala tayo. 54 po ako. Baka layo na itsura natin. Okay, so 55 na kayo. That means matagal na po kayong nananalangin, nagdadasal. Yes po. No? So, ano, Lord, bigyan nyo kami negosyo. Sana umasenso kami. Mm-mm. Tama? Yes po. Yung anak mo, kadete, nag-seaman. So, hoping mo na, uy, seaman, every month may padala. Mm-mm. Tapos nagkasakit. Tama? Yes. So, ngayon, dinala yung iPhone sa inyo. Tama? Kahapon lang namin na-decide, no, na mag-i-interview ako ng cheque na maliliit dito. Kagabi lang. Wala po to sa plano. Nagkwekwentuhan lang kami ng mga Council of Presidential Director. Sabi, sir, alamin pong naming bagong miyembro, maliliit pa yung cheque. Di ba, pwede nyo bang i-interview? Sabi ko, subukan natin. Why not? Di ba? Kasi kung ang tao na-inspire sa mga malalaking cheque, baka yung mga hindi pa miyembro o yung nag-uumpisa pa lang, baka sabihin, ay, sobrang layo, million, parang hindi ko yata kaya, wag na lang. Eh, pag nakita nila yung 5,000, 10,000, baka ganahan sila, mabuhay ng loob, ma-inspired, ma-motivate. Okay? So, when you say you pray to God, no, and it's a sign, okay, you pray to God, it's a sign, dumating si iFern. You pray to God, no, na yung anak nyo magsiman pero nagkasakit na pauwi. Tama? Yes po. Ngayon, wala naman to sa plano na magkakausap tayo. Di ba? Yes, pinapamukha ko sa inyo na katangahan ang 50 pesos per hour for 400 pesos a day na pagkaya mo magbenta ng perndi or ng toothpaste o ng sabon, makabenta ka lang ng isa, kalahati ng sahod mo, nakuha mo na. Tama? Meron tayo mas mahal na produkto, di ba? Yung mga milk, magkano bang puhunan yan? 700. Pag binenta, 1-1. O putang ina. Benta ka lang ng isang milk per day, may 400 ka na. Hindi mo na kailangan mag 8 hours dun sa LTO. Yes po. Tama? Yes po. So, anyway, sabihin mo na lang doon sa LTO, boss, magpapahinga muna ako Sanlinggo. May pinapaasikaso sa akin yung nanay ko. Opo. Diba? O, itong linggo na to, ayun, itodo mo yung iPern araw-araw. Pag nakita mo na kaya mong lagpasan yung 400 mo, wala nang reason para bumalik. Yes po. Tama? So, pwede mo naman subukan ng libre. Hindi ka naman magre-resign. Boss, magpapaalam na ako Sanlinggo lang kasi may pinapaasikaso yung nanay ko. Yes po. Ano bang pinapaasikaso? Ay, boss, hindi ko po alam eh. No? Pero ang totoo, pinapaasikaso ng nanay ko yung pagyaman namin. Yes. Tama? Yes, at ikaw, huwag puro panalangin, huwag puro sumba. Magtrabaho ka rin. Ako nga po, sir, yung ano. Sabi sige, maglabanan kayo ng resulta. Ha? I-update nyo ako. Si mother, 1 milka. Daughter,
5 per D. O, tingnan natin kung sino mas malakas. Ha? Okay? Palakpakan po natin sila. Okay? Thank you. Thank you. Have a seat. Thank you po. Picture, ay, picture down. Dito siya pwede pong mababa. Wala ka pang Rolex, right hand. Thank you. Yung pagyaman sa Ifern, walang pinipiling edad o oras, no? Pag sa, basta dineside mong umpisaan, pwede kang yumaman. Ito, four accounts, no? Four accounts, 1,002, 1,002, 1,002, 4,006, total 8,002, Gaspar Bombon Bonto. Ito yung si Sir pala yun. Halika. Ayan, sige. Pakita mo yung pera kasi maraming mga ano basher dito eh. Putang ina, nanakawan. Guard, CCTV, yung katabi niya. May duda ako doon sa katabi niya, yung may salamin. So, sino tong dalawang katabi nyo na nag-picture sa inyo? Mga upline mo ba yan? Anak mo ba yan? Ano po? Anak ng upline ko po. Ah, anak ng upline mo. Anong background nyo? Ilan taon na kayo, sir? 57 po. 57. Tapos, anong dati nyong trabaho o anong ginagawa nyo ngayon? Dati po, tricycle driver. Tricycle driver. Ilan taon kayong tricycle driver? Hoy, makinig kayo. Wala kang kayong pere. Matagal po. Ano to? Mga 30 years, ganyan? 40 years? 10 years lang siguro. 10 years. Opo. Tapos, after being tricycle driver, ano pang ibang trabaho or negosyo nyo? Nag-ano po ako na hanggang sa ngayon po, surveyor. Surveyor. So, after being a tricycle driver, surveyor. Yung surveyor, ano yung nagsusukat ng lupa? Yung may hawak na ganun, tapos yung sinasite nila? Hindi po. Mga goods po, mga imported. Ano yung ginagawa nyo? Bali, paanong, anong trabaho nyo? Tinitingnan po kung may kulang o may sira. Tapos ginagawa ng certification. Anong product to? Anong items? Mga fiber. Sari-sari po. Fiberglass, mga resin. Nasaan kayo? Nasa customs ba kayo? Nasaan po kayo? Dito lang po sa Pasig, sa Juboris. Dati po kasi nasa broker ako nagtatrabaho. Nasa broker. Opo. Ngayon. So, paano po kayo napasok sa iPhone? Ilan yung accounts ninyo? Bali, pito po. Pito. So, isang bilihan ba yan? Nag-premium plus po kayo o inipon po ninyo? Premium plus muna po. Okay. Tapos, nag-upgrade po. Bali nga yung February pa lang po nagkaroon ng nakompleto ko yung pito. Nakompleto mo na yun? Opo. Okay. So, premium tas binuo mo yung pito. So, itong income na to, may downlines na po kayo or income to galing dun sa pagdagdag nyo ng account? Mayroon na pong downline na tatlo. So, pero wala pa kayong rank? Associate na ba kayo? Builder na? Wala pa po. Wala pa. Okay. So, madalas po ba kayo dito o ngayon lang tayo nagkita? Madalas po. Madalas. So, pagka pumupunta po kayo, may bit-bit po kayong bisita? Minsan lang po may bisita. Okay. Po. So, dadalasan po natin, no, o gagalingan or sisipagan po natin mag-invite para meron tayong dala. Kasi, hindi baleng tricycle driver ka, surveyor, kahit wala ka narating sa buhay. Yung isa nga nating welder, no, na 500 a day lang yung sahod, ang average income ngayon, 1.5 million. No? Ang kotse po nila, tatlo,
Porsche na 8.6 million, no? Yung, by the way, yung Porsche niya, mag wheels pa lang 1 million. Yung apat na gulong, 1 million. Tapos yung Mercedes niya, yung pinakauna nilang luxury car, parang 3 million. Tapos yung Mini Cooper na bumubukas yung bubong, 3.3 million. Okay? Tapos mag-asawa po sila, ginto yung relo. 5 million yung kay Mrs., yung kay Mr., 3 million. Sa Valle Verde subdivision po sila nakatira. Okay? Meron po silang sariling playground sa bahay. Alam niyo yung playground, yung inaakyatan ng mga bata, may slide, may ganun. Meron po sila sariling playground sa bahay. Alam niyo yung playground na saan galing? Galing sa SM. Kasi yung nag-pandemic, meron pong nagpapatakbo ng playground sa SM, sinara po. Tapos, pina-ads lang sa Facebook. Nakita niya parang 65,000 yata, 100,000. So sabi niya, ang mura nito, eh, tatlo anak nila eh, tatlo na anak nila ngayon. Sabi niya, binili niya yung playground, hindi niya alam kung saan ilalagay. Binili niya lang, nakabaklas-baklas na. Tapos, nakuha nila yung bahay, doon nila naisip na doon ilagay. So may sarili po silang playground. Alam niyo yung sa McDonald's, sa Jollibee, may laruan. Yun, may ganun silang sarili sa bahay nila. Yung play place. So, sir, basta, ayun, ayun pala si Ken. Ayun, halika Ken, lapit ka dito. Tingnan mo kung mukha pa ba siyang welder o hindi. Ha? Oo. Grupo mo ba ito? Kanino, sinong upline to? Sinong grupo? Sa inyo? Sa inyo! Oh, dito ka, gitna natin siya, doon ka sa kabila. Mukha bang welder? Oh, ilan taon ka na, Ken? 30 po. 30 years old, ha? 30 years old, tatlong luxury car, Valle Verde. Ano yung natapos mo? Di ba, master's degree ka? Hindi po, sir. Natapos mo? High school po. Mukha ba siyang high school graduate? Yung itsura nyo, kayo yung mukhang high school graduate. Ha? Ito, parang anak ko lang. Ha? Parang anak ko lang. So, sir, kung kinaya po ni Ken, kaya nyo rin. Kailangan lang po magsipag tayo magdala ng tao. Siyempre, yung itsura natin ngayon, wala pang maniniwala. Tama? Pero habang kumikita tayo, nagdadagdag tayo. Di ba? Nag-Jordan tayo. Ayan, first step natin, pagka kumita, mag-Jordan ka. Tama? Para kasama mo na, pare-pareho na tayong naka-Jordan. Di ba? Step by step yan. Hindi na namin kailangan sabihin na mag-Rolex ka kagad o mag-Cheden ka kagad. May motor po kayo o kotse? Wala po. Yun. So first step natin, magmomotor ka. Tama? Para dati, naglalakad, ngayon, nakamotor na. After nung motor, kotse naman. Step by step tayo. Kaya kailangan lang tuloy-tuloy yung negosyo. Kailangan magbit-bit ng tao. Kung walang mabit-bit, matuto magbenta. Dapat everyday may benta. Kasi everyday pag nagtrabaho, may sahod, di ba? Dapat everyday magbenta para everyday may kita. Tama? Tsatsagain po natin mag-alok. Kasi 57? Opo, 57. Okay. So, alam nyo ba yung Pern Active Natural Viagra yon? Alam nyo ba yon? Tingnan mo si Sir. Grabe yung ngiti ni Sir, oh. Okay? Alam mo, Fern Active is the best multivitamin you can buy. Kung Pilipino ka, it's the best multivitamin you can buy in the world. Bakit? Kasi Department of Health po nag-survey kung ano yung kulang na vitamins and minerals sa Pilipino based on the Filipino lifestyle and diet. Tapos yung research po na binigay sa atin ni Department of Health, yan po yung pinadala natin sa DSM of Switzerland. Nag-develop po sila ng mga scientists nila nung pinakamagandang bitamina na para sa lalaki at babae sa Pilipinas. Kaya, kung ano yung kulang na bitamina sa katawan mo, pag napunuan, nagiging healthy po tayo. Kaya natural Viagra yung effect niya sa lalaki at sa babae. Okay? So, magbebenta-benta lang po tayo nung ganun. No? Everyday pag may benta tayo, sabon, toothpaste, kape, everyday may kita tayo, then, no? Pabilis nung pampilis. Tapos magdala lang kayo dito ng tao, kami magsasalita para sa'yo. Okay? May picture na ba? Kasama si Ken? Meron na? Wala pa, halika. Thank you. Palakpakan natin, ha? Abang. Tapos yan. Gusto niyo pa? Last three. Kung hindi ako nagkakamali, dating security guard to. 15,900 si Romy Yadaw. Tama? Romy Lapitan Yadaw. Tama? Ikaw yung dating security guard, di ba? Sabi ko na eh. Nabukan ko yung pangalan mo eh. Nasilaw ko dun sa ulo mo eh.
Ito yung guard na hindi na magdadala ng flashlight eh. Pera, nasaan yung pera? Pakita mo. Hindi pa. Ah, nandiyan pa yung cheque. Okay, okay, okay. So, ito. Tapos. Sa anak mo. Ah, sa anak mo pa. O, sige. Ipakita natin ito. So, yung isang cheque, 14,110. Yung isang cheque, 4,750. Sige, hawakan mong ganyan. Yan. Picture tayo. So, medyo matagal ka na member, di ba? Under ka kay Jovi, tama? Matagal na. So, itong cheque na to, ano to? 1 week, 1 month, ano tong income na to? 1 week po, sir. 1 week? Okay, so dati, nung security guard ka, magkano sahod mo per month? 18,000 po. 18,000 per month. Ano yung schedule mo? Panggabi ka ba, pang-araw? Minsan may panggabi, may pang-araw po. Ilan oras yung shift mo? 8 hours po. So, 8-hour shift, no? May panggabi, may pang-araw, 18,000. Dito ngayon yung hawak mong cheque, 14,000 and 4,700. So, saktong 18,000. 18,850. Okay? 18,800. 1 week. Tama? So, ano yung pinakamalaking kinita nyo sa iFern in 1 week? Yung pinakamataas? 20,000 po. 1 week, 20,000. Yung sa isang buwan, pinakamalaki nyo sa isang buwan? Bali, ang misis po kasi yung ano po. Okay lang, combine. Pinakamalaki namin, 160 po. 160,000 isang buwan? July. Opo. July last year. Okay, so kailan yung uulitin yung 160,000? Ngayong March po. Ngayong March. Okay, so abangan kita ha. Abangan kita, pabasahin natin yung cheque mo, 160,000 sa March ha. Tapos abangan rin kita sa top D. Gusto mo ba bumalik sa pagiging security guard? Hindi na po. Mas madali dito sa iFern po eh. Kasi tatrabuhin ko ng 8 hours sa pagsi-security guard, nakatayo ako. Dito sa iFern, ano lang po, kwento-kwento. Tapos naghahanap ka lang ng mga pwede mong kausapin sa Facebook. Yan, pwede mong madala po dito sa iFern. Kasi napakaganda naman talaga po yung products po natin. So yan po, may napapapiin din po ako pag sa ano lang sa Facebook po. Bago ko i-add naman po pagdating sa FB, tinitignan ko muna yung profile bago ko i-add. Ayan, to tapos yon nagtatanong sila kung magkano po yung pwedeng i-invest nila. Ayan. Yan po. So pagka guard 8 hours nakatayo. Ako 2 hours na ako nakatayo. Magkano kaya sahod ko? Okay, so, you know, follow your own advice. Okay, kasi gusto ko makita na, you know, millionaires club, multi-millionaires club, tama? Na umakyat kayo sa rank. Tama? Kasi matagal ko na kayong kilala eh, pero mahirap kasi pag alam mo, ang pinaka hindi maganda sa Pinoy, pagka na kinita na niya yung sahod niya, no, dito sa iFern, okay na, next month na. Diba? Hindi niya pinaglalaban yung mas mataas. May mga anak kayo, diba? Ilan anak meron niyo? Meron po, dalawa po. Oh, ano na age nila? Siyang 12 years old saka 10 years old. Oh, tingnan mo, 12 and 10, matagal pa to, ha? 10 to 12 years mo pang pag-aaralin. Kung 'yun yung goal, no, na matapos ng pag-aaral. So, 10 to 12 years pa. Tama? Opo. So, ibig sabihin, kailangan kumikita tayo buwan-buwan, no? Dapat palaki ng palaki yung kita natin, hindi pwedeng sakto lang, hindi pwedeng pwede na. Kasi mga kasabayan ninyo, ang layo na nang narating, 'di ba? Opo. Tama? Ang layo na kayo, hindi pa rin. Kulang pa. Ako, nakukulangan pa ako sa resulta ninyo. Tama? Kulang na kulang. Yung mga kasabayan ninyo, nakatsedeng na. Tama? Okay. So, kailangan, you know, todo natin. Hindi naman nagbago si iFern. Tama? Kung ano yung nakita nyo all those years ago, ito pa rin. Pero paganda na ng paganda. Wala tayo dating tie-up with Jordan. Wala tayong tie-up sa Samsung, wala tayong tie-up sa Prutas, tama? Wala tayong Mercedes-Benz boys, wala tayong mini ladies. So, we are keep updating, keep improving, tama? So, kailangan ganun din kayo. Huwag kayong magpapaiwan. Okay? So, make 2023 your year. Abangan ko yung 2023 na malaking resulta ninyo. Okay? Yes, opo. Sige. May picture na? Okay. Thank you. Palakpakan natin. Thank you po. Ito, one account din, no? One account lang, 18,119. Jennifer Rumbawa Mercado. Nandito pa si Jennifer. Come, halika. Pasa mo yung cellphone mo dun sa walang cheque.
Dito, kahit sino. Yan, yan. Kahit sino. Kahit sino dito ang willing tumulong. Yan. Okay. Video ba gusto mo? Picture. Okay. Sige. Mag-video ka. So, itong 18,000, no? 18, oh, I mean, net amount, 16,107 kasi yung tax niya, 1,800. Sige, hawakan niyo po. Ano po to? One week, one month? Ano tong income na to? Accumulated siya. Lapit ka. Huwag ka atras na atras. Accumulated siya na ano? 10 years? Ano nakatagal na accumulated yan? 2019. Hindi ko na po matandaan. Hindi mo na matatandaan. So, buti natandaan mo mag-encash. Kailan ka pa sumali? 2012, ganun? Hindi naman po. Mga 20... It's either 2019 or 2020. Okay. So, ang pakay mo lang dito, kunin yung cheque. Tapos, hindi na tayo magkikita ulit. Ano nyo? Ano bang background nyo? Kasi, sabi mo, accumulated to eh. Hindi mo na alam kung 2019, 2020. So, ibig sabihin, tatlong taon, no? Or apat na taon, meron kang 18,000. Tama? So, all of those years ago, nung sumali ka, yun ba yung balak mo? Sasali ako dito sa, ilan ang account nyo? 5. Okay, so sumali ka ng 5 accounts, tapos sabi mo, in 4 years, kikita ako 16,000. Yun ba yung balak ninyo? Nung sumali kayo? Hindi naman po. As in part-time po. Hindi ko lang po talaga natutukan. So, ba't mo natutukan na mag-encash ngayon? Kailangan. See, natatandaan lang ang iPhone pag may kailangan. Parang God lang. Pagka masaya ang buhay, fuck you, God. Pero pagka nagka-problema, God, ba't mo ko tinakwil? God, tulungan mo ako. Tama? God, save me. No? Many people are like that. No? Pag okay yung trabaho, okay yung sahod, okay takbo ng negosyo, nakalimutan, may iPhone pala siya. Tama? Tapos yung mga kasabayan nila, yung mga nauna sila, nasa ilalim nila, nakatsedeng na, kumikita na ng million-million, tapos sabihin, sayang. Sayang, di ba? Apat na taon ka na nagsasabi na sayang. Anong background niyo po? Working po sa bank. Magkano, ilan daan libo sweldo mo doon sa bank? Roughly 30 po. 30? After how many years? 17. 17 years, 30,000. Palakpakan natin, grabe. Sini-apply niyo? Si Jorel De Castro. Jorel De Castro? Yung nagko-collect na statue. Ha? Oo, kaibigan ko yun eh. So, hindi ka pa, ano, 20, parang 2020 lang yata. 2020, 2019 lang siguro, no? Si Jorel. Alam ko parang just around pandemic time. Kasi nung nagpa-video si Zach Lopez sa kanya, dun siya nag-decide mag-join. So, kaano-ano mo si Jorel? Best friend po ng kuya ko. Best friend ng kuya. Kasama niya sa trabaho. Sa Trendcom. Okay. So, by the way, si Jorel, no, nakilala ko lang siya sa Facebook kasi nagko-collect siya ng statue. Yung mga ibang life-size statue sa bahay ni Zach, yung Superman, no, mga several of the life-size statue ni Zach, si Jorel po ang nagbenta sa kanya. Okay? So, Jorel is one of our statue suppliers. Marami rin akong na-collect si Jorel ng supply sa akin. Okay, so you joined kasi nahiya ka lang kay Jorel, nakisama ka lang sa kanya. Meron pa rin naman po ako, naniniwala ako sa produkto, sa pwedeng gawin niya sa life ng bawat isa. Yun nga lang po, syempre, apilado ako yung pagkukulang ko para maharap po yung business. Naniniwala po talaga ako, may gagawin siya talaga para po sa life, para mabago. So, kailangan nyo ng pera, kaya naisip nyo si Ifern, tapos nag-encash kayo, ay shit, may pera. No? Tama? Oh, di ba? Hindi namin itinakbo yung pera mo. Hindi namin sinabi, fuck you, 2 taon ka nang hindi nagpapakita. Di ba? Na, hindi ka nag-attend nung kick-off, no? Hindi ka nag-attend. Ano, Ruel? Sino nandyan? Wala si Ruel. Ikaw na lang, Ryan. Message nyo si Carmi, hingin mo yung bagong edit nung kick-off video para ipakita natin. Kasi para sa kanya. So are you interested to, I mean, with what you have heard here, no? Would you be interested to start again or hindi? Yes po. Nakaka-inspire po yung mga tao talaga na, alam mo yung wala ng hope, pero binibigyan siya ng chance para makuha nila yung gusto nila. By the way, si Jorel, direct po siya ni Zach Lopez. Si Zach Lopez, no?
I don't know kung updated ka sa balita, yung 2021, ang kinita ni Zac Lopez, 51 million. Hindi sales daw, ha? Income. Ha? In-income po ni Zac Lopez, 51 million. Tapos, last year, 2022, ang kinita ni Zac, 56 million. Amazing, di ba? Sana, kaya mo rin yon. Tama? Ano yung trabaho mo ulit? Sa bank po. Anong trabaho mo sa banko? Accountant ka ba? Anong? No, I'm a CSSA. Customer Service Sales Associate. Customer Service Sales Associate. Yung huli kong pinaakyat dito, welder. 500 a day. Ikaw, 30,000 a month. Tama? Siya, hindi siya mag-qualify na, ano, mag-OFW, hindi nga siya qualified eh. Okay? Even he wanted to work sa OFW para matulungan yung family, hindi niya siya qualified. Okay? So sana, no? Sana, I know Jorel very well. Si Jorel, hindi niya kailangan ni iPhone. Pero ikaw, at 30,000 parang kailangan mo. No? Kasi, kung hindi mo kailangan, di mo i-withdrawin yan eh. Hahayaan mo lang yan eh. Tama? Kailangan mo siya eh. Di ba? Pinirmahan ko naman eh. Kahit di tayo nakikita. Di ba? Sana, pwede naman natin gawing 18,000 every week yan. Tama? Kasi tingnan mo, hindi mo nga trinabaho eh. Pero meron kang 18,000. Di ba? Yung most networking company, after mo magbayad, wala na. Goodbye. Tama? O eto, hindi mo nga trinabaho ngayon, may ma-withdraw ka 18,000. Ibig sabihin, may nagtrabaho sa ilalim mo, kahit papano. Or may gumalaw sa ilalim mo, di ba? Kasi yung kung based on your 5 accounts lang, di ka naman kikita ng 18,000 with 5 accounts eh. Di ba? So, hindi yan galing sa sarili mong effort. Meron trumabaho po sa ilalim, kaya ka nagkaroon ng 18,000. Baka mas malaki pa yan. Kung every month ba, bumibili ka, nagme-maintenance ka ba every month? Hindi. Inuubos ko yung iba pang ano po, produkto. Sabihin, kasi para makuha mo yung income mo galing sa ilalim, dapat every month may maintenance. Every month nagme-maintenance ka? Hindi po. So, maybe some of the income hindi umakyat sa'yo kasi hindi ka nag-maintain. Diba? Ikaw, sa tingin mo ba, kailangan mo ng vitamina sa buhay mo? Opo. Diba? Nagkakape ka naman, diba? Opo. Nagsisipilyo ka naman, nagsasabon ka naman. Opo. So, lahat ng product natin, useful. Tama? So, sana, I look forward. Ano yung name mo ulit? Tatansabihin ko kay... Ay, teka. Picture tayo para papadala ko kay Jorel. Kaibigan ko si Jorel. Eh, sumali yun dahil sa akin. Ako nagpakilala sa kanya kay Zac. Dito ka. Para pakita natin maraming audience. Eh, dito ka. Dito ka. Yan. Sana, ito yung first of many, many, many checks. Okay? Palakpakan po natin. Meron ng video, no? Sige. Thank you, thank you. Nahanap mo na? Ha? Nagda-download? Okay pa kayo? Last two, tas alis na ako sa buhay nyo. Magpituloy nyo na yung paghihirap nyo. Three accounts, no? 9,003, 3,002, and 15,679. Total, 28,000. Geraldine Zoleta Abad. Yan. So, interview natin siya kung 1 week to or katulad ni Madam 4 years. Oh, wow! Sige, sige. Ulitin mo yun. Ano to? 1 year, 1 month, 1 week? Ano tong income na to? 1 day. Oh, pakyo kayo. 1 day. Paano nangyari yon? Kasi sabi nila, di totoo yan. 1 day po ito, Sir Tom, kasi sa PRT Cavite, yung nag-helicopter kayo, so may pay-in po doon. So, nung in-encode siya, 33,000 po talaga siya, 1 day income. Opo, yun po. So, ibig sabihin ka... Sorry ah, gano'ng kalami yung pay-in mo doon sa PRT Cavite? Actually, konti lang yun. 8 accounts. Yes. Yes, 8 accounts. Pero po, accumulated niya is nag-30,000 po siya. Since multiple account, plus yung sa hobby ko, may 10,000 pa. So, 1 day income po siya. So, parang you credit the this income or yung pay-in na 8 accounts dahil nandun kayo sa Cavite. Doon ba na-convince yung prospect ninyo nung nag-attend siya doon sa Cavite? Actually, kami rin nandoon, nung asawa ko. Pero po yung aming downline, talagang nirarally namin na may PRT sa Cavite. Ito yung nangyayari. So, may helicopter lahat. Ina-update namin lahat yung aming downline. So, kahit na wala po sila doon sa event, nandun kami. Pero yung energy, nakikita po nila yung ganda talaga nung event. Kung bagala, ipapasa talaga yung ganda nung negosyo.
at binibuyo kayo ni si Sir Tom. So yun, pinapadala ko sa kanila, ito yung sinasabi ni Sir Tom, ganito kaganda yung products, yung foreign-in, everything. So from there, through chat, talagang, ayun, talaga naipapasa talaga yung ganda mismo ng product talaga and ng event. So from there, pag-uwi namin ng bahay, may pay-in na siya. So because of the energy of the event, nagkaroon kayo ng pay-in? Okay, so how long na po kayong member sa iFern and ano yung profession po or business ninyo? Sa iFern po, 3 years na po ako. So, 11 months na part-time. So, may tapos 2 years and 1 month na full-time. So, ako po yung dating manager po ako, no? So, 3 years OFW. So, bumalik ako ng Pilipinas kasi, di ba, ito po talaga yung story, no? Bumalik ako ng Pilipinas kasi 24 years old na ako, no? Knowing Philippines, may lagi may age limit para maka-apply ng trabaho. So, umuwi ako ng Pilipinas kasi ngayon yung habol ko. Tatanda na ako, di ako matanggap sa trabaho. So, after 3 years working sa ibang bansa, sa Taiwan, umuwi ako sa Pilipinas. Gusto ko manager ka agad. So, nag-work po ako sa as manager for 14 years. Choking, Classic Savory, Coffee Bean. Anong sahod mo doon sa being a manager? Okay. Ang pinakamatagal ko po yung sa Shakey's, no? So, ang sa Shakey's pinakamatagal. So, ang aking isang buwan doon is 35,000 pesos po. Yun po yung aking isang buong buwan. So, parang si Grab driver lang, 1,000 a day. Ha? Pero manager yung titulo, no? Jer lang, walang money. Parang pang-Grab pala yun, sir, no? Ayun po, so yun po. So, 35,000. So, actually, ngayon, nag-iisip po, so, babalik pa ba ako sa work? Kasi okay naman yung profession, eh. Pero every time talaga tinitest ko, kailangan ko bumalik sa work. Pero with this income, kung kaya kong kumita ng 30,000 one day, ba't ako babalik sa trabaho na 1 month ko kikitain yung 30,000? So, yun po yung lagi aking parang decisioning factor. Ba't di ako bumabalik talaga sa work? Yun. So, si husband, anong work ni husband? Nasa iFern din ba? Yung jacket ng husband ko. So, ano po, yung aking asawa naman po ay ano siya, a government employee, regular po siya doon. Ito po yung pinapangarap talaga ng mga nag-work sa gobyerno, no? So, regular siya doon, DOTR po siya, auditor po siya. Hindi ko alam kung anong position niya, pero mataas po. Ayan. Malaki sahod, mga 200 ganyan. Ay, hindi po, hindi malaki. So, puro under the table, ganun. Under, wala po, bawal po, naka-live. Pero, wala. Walang katiwalian na nagaganap. Legit po lahat, legit. Okay, so, parang, what is your biggest one-month income in iFern, being full-time? Biggest, grabe to. Biggest, kira. 250,000 pesos. Okay, so, ilan taon to? How many years ago ito? Ang bilis. Nung finultime ko po si iFern. So, nung finultime ko si iFern talaga, ang aking una-una. Actually, kaya ako finultime si iFern kasi na-retrench po ako. So, so hindi pala totoong nag-full-time siya dahil gusto niya. Dahil natanggal siya sa trabaho. Okay, so alam na natin yung isang katotohanan ngayon. No? Yung unang katotohanan, walang katiwalian. Yung pangalawa po, na-retrench siya. Sige, tuloy natin. Doon po kayo yung reason. So, parang for me kasi, para ang kaya ko siya ni-share, no? Kaya ako na-retrench nyo dahil hindi naman dahil sa pasaway or whatever. So, kaya ako na-retrench kasi nagkaroon ng pandemic. So, like ko sinishare na kahit na gaano kataas yung credibility mo sa kumpanya, kahit gaano kataas yung position mo doon, anytime pwede ka matanggal dyan. So, kaya ako siya lagi sinishare. So, nung na-retrench ako, so pinultime ko siya. Then, ano kayong question niyo, sir? Nakalimutan ko tuloy. So, biggest one-month income. So, yun nga, yung biggest one-month, 250. Pero, ang nakaka... That was last year. So, last year po yun yung 250. Opo. So, January po yun. Oh, 1 year ago, yung 250 mo. So, after po nun, yung 250. Kasi yun yung ano, ha, power. Kaya ako nag-250 kasi yung aking account doon na nag-income is, kumbaga, nag-times 2. So, kung naka-standard ka, make sure talaga mag-premium plus ka. Ayun. So, kaya siya talaga naging ganon. Then, after nun, so, ayan, consistent na po siya ng 100,000 naman po. Hindi ka bumababa ng 100. So, every month, nasa top D ka. May mga, given the, kumbaga, knowing the business, may mga time talaga na hindi siya smooth sailing. So, may mga time na nawawala po, nagiging push pa more. Pero okay lang po yun. Kumbaga, that's the reality. Anong, diba? Anong rank mo last year? Hindi ba iFern 2022 top 500? Ano yung rank mo at magkano yung accumulated mo for the whole year of 2022? Okay, last year, ako po ay top 200. Okay, accumulated that 800,000 plus. So, kulang na po siya na 900,000. Okay po, yun po. Yun talaga yung goal mo na wag mag 1 million a year. Goal ko po na mag 1 million po talaga. Kinukumpit ko talaga siya. Pero given the challenges, kumbaga open ako sa ganun eh, may mga challenges talaga. Kasi nga, syempre nag-manage, ganito siya eh. Kung kaya ko i-manage yung negosyo ng iba, why not di ko kaya i-manage yung sarili kong negosyo? Kung kaya ko pakitain yung, yun nga, sila shaky, hello. Ayun, kung kaya ko sila pakitain, ba't di ko kaya pakitain yung sarili ko? So, ako, very open ako na talaga. Kasi sabi, business talaga sa shakies, may mga, sinasabi ko, Brando, may mga time talaga na hindi malakas. Kala ko nga, uniforme ng shaky suot po. Sir, kasi
kasi biglaan ito na notice na mayroon palang chikich, gantong event. So, kaya hindi ako naka-outfit. Ayan. So, ako magayon. So, Shakey's uniform to. Hindi po. Joke lang. Pang summer kasi medyo mainit sa labas. Kasi parang ganyan yung, di ba? Parang stripes si Shakey's, di ba? Ayun. So, yun po. So, kumbaga, goal ko talaga na mag 1 million. Lahat naman eh. Pero, yun nga, kumbaga, alam ko talaga yung trend ng business. So, hindi talaga smooth sailing, hindi araw-araw Pasko. So, pag once na may mga time na medyo parang feeling mo matumal, okay lang siya. So, for me, di ba, ang kinakapitan ko dito, habang tumatagal po yung brand mo, di ba, maging ang benta mo man ngayon is 1 for hindi bukas, 10, tapos 1 ulit, ituloy-tuloy mo lang kasi alam ba na dito yung patagalan. Nagtuturo ka sa audience eh, pero hindi ka nga umabot sa 1 million eh. So bilang Shakey's manager, bilang manager ng maraming taon, no, kung ikaw, empleyado ka, no, empleyado ka, manager, nakikita mo yung sarili mo. Ano yung pagkukulang mo last year? Bakit ganun? Kaya mo mag 250 eh. Tapos, nag-average ka na lang ng 100, no, less than 100. So, ano yun? Anong nangyari? Sir, yung lagi niyo po sinasabi na pro-pandemic effect. So, may ganun po talagang impact. So, lahat kasalanan ng iba? Hindi po. So, ayun yung nangyari, pro-pandemic effect. Tapos, given din po talaga rin yung nag-online, nag-face-to-face. So, ako pinag-full-time. So, siguro, ano ako doon, guilty ako doon sa part na pag wasa nag-full-time ka, guilty ako doon sa part na yun, no, na nawalan ako ng yaya, na yung time ko... So, nagpakayaya ka, yun yung reason. Hindi ka kumita ng 1 million kasi 800,000, ikaw yung highest paid yaya in the Philippines. Diba? Nag-focus ka sa pagiging nanay. No, ang galing niya magsalita, di ba? Manager na manager, di ba? Ang galing niya rin lumusot, manager na manager, di ba? Lahat kasalanan ng iba, manager na manager. Oo. Yung mga tipo mo, yung mga manager na tinatanggal ko sa kumpanya. Okay lang yun, no? Kahapon nga nagsalita ako. Si Presidential Director, no? KR. Diba? Sabi ko, lahat ng trabaho na pinasok ni KR, Pilipinas at abroad, natanggal siya. As in terminated, natanggal. Nakipag-away, nakipagsuntukan, nakaaway ang boss, ganun. Tanggal siya sa lahat ng trabaho niya. Pero dito sa iFern, multi-millionaire siya. Tama? So, parang if you believe in God, if you praying to God, God is putting you in the right place where you are valued. No? Where you are important, where masasagad mo yung dapat na para sa'yo. Parang yung sa kanya, nag-happy siya sa 400 a day. Tama? Na samantalang magbenta lang siya ng 2 bote, no? 2 sabon, 2 toothpaste, meron na siyang 400. Ba't ka magsasayang ng 8 hours, di ba? Si mother nga, 8 hours ng susumba, wala napapala, di ba? Kasi libre. Okay? So, sayang yung pagiging manager mo, no? Sayang yung kaya mong sumahod ng malaki, tapos nagkukontento ka sa mababa. E di, opera, magbigay ka ng 15 mil na sahod sa yaya, imposibleng walang papasok na yaya sa'yo. Ngayon, sir, meron. Tama? O, ngayon, meron ka ng yaya. So, magkano income mo ng January? January, isip ko, sir. Actually, 80,000. Oh, 80. Diba? Mas mataas pa rin sa sahod mo. Diba? Kaya nagkukontento ka eh. Basta, ang thinking mo palagi, okay na to, mas mataas na sa Shakey's, pwede na. O, etong February, magkano ka na? Ang running ko na po ngayon, sir, is na 70. So, malapit na. Pwede na, di ba? Sama mo, pwede na. Next month na ulit. Kakabulin pa, sir, atasan pa. Di pa tapos ng February. So, kinabangan kita sa top din ng March, ha? Oo. Tama? Sayang eh. Sayang yung opportunity. Kasi, what the people don't understand, they let the opportunity pass them by. Tama? Ako, parati kong kinikwento si Chano Nones, 18 years old. Ang kinita, 33 million in 2 years. Bumili ng 6.5 million na Jaguar. No? The youngest, no, car loan availment in the Philippines history. 18 years old, pinautang ng bangko. No? Ang down payment niya, 4.3 million. No? 6.5 million yung kotse nilabas niya. Yung balance na 2 million, 2.8 million yata, is babayaran niya in 12 months. Okay? Yung nanay niya, 3 taon lang sa iFern. Online seller, nag-iFern, no? Ngayon, pinamana yung account sa anak. Ikaw, may mapapamana ka na ba sa anak mo? Yung posisyon ng mister mo, na sabi mo nga, pangarap ng government employee, napapamana ba ang posisyon sa mga anak? Hindi po. Kasi palakasan doon. Kaya nga, so hindi napapamana yung trabaho ng mister mo kahit na napakataas ng posisyon mo, kahit na undersecretary pa siya,
Tama? Tapos yung negosyo mo, na pag hindi ka tumabaho, 70,000, 60,000, hindi pa rin mapapamana. Pero you decide na magpapakayaya ka, kaya last year, instead of earning 1 million, you earn 800,000 only. Tama? So, sino nagsasayang ng opportunity? Kami o ikaw? Ako po. Kasi, syempre, loss of income po eh. Yes po. So, nakapag-attend ka na ba ng mini ladies ng Wednesday? Opo. Ayaw ba mag-mini ladies? Gustong-gusto po, syempre. Gustong-gusto mo eh. Pero, kung hindi ka willing mag-invest to grow your business, to have bigger income, wala. You will always be the former Shakey's manager earning maximum 800,000 a year in iFern, rather than the former Shakey's manager earning 1 million a month in iFern and iFern Mini Ladies Club. Tama? Anong mas maganda? Diba? Mas proud ba ang mga anak mo na dating Shakey's yung nanay ko? Pagka kumain tayong Shakey's, uy, alam nyo, yung nanay ko manager dati dito. Mas proud po sila. Actually, mas proud sila ngayon na lagi na kinukwento sa mga classmates nila na Millionaire's Club si Mother, ganyan. So, everyday pinapakilala na ako, hindi na siya bilang manager, bilang ano na, entrepreneur. So, Millionaire's Club ng iFern. So, yun talaga yung nag-trademark sa utak talaga nila. Na negosyante. So, panindigan mo yun. Kasi hindi, walang kwenta for me na Millionaire's Club yung nanay ko or entrepreneur nanay ko, tas ang in-income mo lang 70,000. Tama? Bigger impact sa mga bata yun ng nanay ko, kumikita 1 million isang buwan. Pag laki ko, gusto ko maging katulad ng nanay ko. Tama? Kasi ang goal nga natin dito, kung habang bulok yung educational system natin, kasi yan yung gustong ipaaral ng mga bilyonaryo sa mga anak nyo para manatili silang empleyado habang buhay, tama? You need to find a better answer. Otherwise, you're just cursing your next generation na maghirap katulad nyo. Okay? Thank you very much. No, I look forward to bigger and better results from you. Yeah, bigay mo dito, pa-picture tayo kay ano, Sabong Kahera. Oh, naka-Rolex Club siya, pero yung Rolex niya siguro 2 years old na. Ah, hindi pa ba? 1 year pa lang. Tingnan mo, 1 year na, after Rolex, dapat luxury car na. So, behind schedule ka na. Di ba? Oo, kasi naka-Rolex ka, yung relo mo, mas mahal sa kotse mo. Eh. Di ba? Hindi maniniwala yung iba dyan sa'yo. Okay, last one, tapos wala na ako sa buhay niyo. Pagpatuloy niyo ni paghihirap. One account, 30,924. One account. Rosella Roaquin Arenas. Oh, pangmayaman yung apelido. Arenas, no? Sabi ni Sir. Oh. Ay, let's have a picture. Meron ba magpipicture? May upline ba or downline? May kasama po kayo? Si Geraldine. Wow, ganyan ba kalakas yung Zoom mo? Baka mamaya, ano, blurred na kaming dalawa dyan. Trabaho ka naman. By the way, did you encash your check? Pakita po natin yung cash kasi wala pala. Yung sa inyo, nag-encash yun kayo. Sige, pakita natin. Pa-picture na rin tayo na magkatabi, mag-upline pala kayo. Kailangan ba i-unlock tong bulok na phone? I mean... Yan, de, bigay mo kay. Pa-picture tayo. Pa-picture natin. Best friend ko yan eh. Liga. Dito, sige, pakita mo yung pera. Wait, wag ganyan. 50 pesos ang nakikita nila pag ganyan. Thank you, ah. Ma'am, interview ko lang kay sandali, ah. So, when did you join iFern? 2021, sir. Okay. Former profession? Are you retired? Do you have a business? Bali, retired nurse po ako. Ano po kayo katagal na nag-nurse?
Naging OFW po ako for 19 years. 19 years? Magkano yung sahod nyo as an OFW? Bali, pumapatak ng 50. 50,000? Plus okay. Overtime. Magkano yung overtime? Ang overtime namin, pumapatak lang siya ng parang 56 per hour. 56 per hour. So per in total, hour. Like in 1 month, yung mga pinakamatas na 1 month income, parang 60,000. And 19 years nyo pong ginawa yon. Yes, sir. Yung 60, yun na yung pinakamataas. Pinakamataas. Tapos yung bumalik na kayo ng Pilipinas, what did you do? Bali, bumalik ako ng, nag-EOC ako ng 2017. Anong ibig sabihin EOC? End of contract. Okay. Tapos? So, 2017, andito na po ako sa Pilipinas. Hanggang... may nagpakilala sa akin ng iFord. Pero yung umuwi kayo, nagtrabaho rin ba kayo ulit sa Pilipinas? Hindi na, sir. Kasi nga, so parang nag-retired na po kayo? Yes, sir. Kasi if you don't mind, how old are you now? I am 64. 64, okay. 64. So kailan po kayo nag-start ng iFord? What year? Or what age? What age kayo nag-start sa iFord? Bali, 62. 62 years old na po kayo. So mga seniors, listen po. 62 na kayo nag-join sa iFern. Yes, sir. So how many packages did you get? 7 accounts. 7 accounts po kayo. So plus, that time, 59.5 pa lang. Yes, sir. Okay. Plus may yung husband ko at saka yung daughter ko. So 7 accounts. 7. Tatlo kayong 7. Yes, so itong sir. Income na 30,000, ano to? One week, one month, ano to? Accumulated income ko na ito, Sir Tom. For 6 months. Naipon ko lang siya kasi okay. Malakas ako sa retail. Sa retailing. Price. So pag nagre-retail po kayo, magkano kinikita nyo per month sa retailing? Kagaya ngayon, February, nakaano ako ng less than 50. Less than 50 na yung kinita nyo? Kasi hindi to benta, kita na. Tanggal na yung puhunan. Kita yung 50. Benta po, sir. Worth 50,000 yung nabenta nyo. Yes. So yung worth 50,000, SRP na to. Yes, sir. So ang kita niya doon siguro mga 25,000 ganyan. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay, so not bad. Yes, sir. No? Kasi nga sir, yung nabentahan ko, dinala sa New Jersey. Okay. Tapos yung isa naman, dinala niya sa sa Italy. Okay. So, okay. So bali ganun. So tapos tong mga dinadala, how about yung mga sa Philippines? May mga customer po kayo rito? Yes, sir, mayroon. Meron din ako. So, on average, in 1 month, no, sabi mo, mas malakas ka sa retailing, yes, di ba? Yes, so, itong income mo na 30,000, baka ano to, GSR, ganyan. So, not more on memberships kayo, more on retail. Okay. Sir. So, just for you to know, no, kasi hindi lang naman kailangan makakuha ng member. Yes, kasi pagka sinasabi, hindi ako makakuha ng member kasi pyramiding daw ang iPern, scam daw, di ba? Lahat ng networking, pangit daw. Lahat ng networking, manloloko. Di huwag ka mag-alok ng networking kung hindi mo kaya depensahan yan. Tama? Mag-alok ka ng produkto. Ano sabihin nila? Fake yung perndi. Pag nag-take ka ng perndi, makakalbo ka. Di ba? Anong sasabihin nila? Pag nagsipilyo ka, babango hininga mo. Huwag ka magsipilyo. Di ba? Pagka gumamit ka Aurora Soap, kikinis ka. Huwag kang gumamit. Hayaan mo mapangit ka. Di ba? So, parang her example is, pwede po tayong magnegosyo pag benta-benta lang ng yes, product. Sir. Okay. Yung mga sir, yung nabibintahan ko, bali stranger siya. Baling referral lang siya. Okay. Dati kong kasamahan. Okay. Yun, ngayon nagtatanong lang sila. Okay. So, bali mini-message ko lang sila hanggang so, ini-explain ko naman sila kung ano ang benefits ng vitamin D o yung miracle power. Okay. So, hanggang yung meron akong sa Palawan na medyo siya, parlor siya. Oo, malakas ang benta. Dati hindi siya kumakain ng karne dahil nga sa may uric acid siya mataas. Okay. So nagtestimony siya. So ngayon kumakain na siya ng karne. Okay. So mga may uric acid, itsura pa lang mukhang marami may mataas ang uric acid na, dito. Tuloy-tuloy lang Sir Tom yung siya sa akin yung pag repeat order yes, lang niya sa akin. So yun lang po ang ginagawa ko sa araw-araw. Okay. Basta messages lang post lang ako ng post ganun. Okay. Abang pag minsan yung may dumarating na yung sa wall ko nakikita kong mga alam kong taga Riyadh ganun. Ano lang siya, ini-unfriend ko lang siya. Okay. Hanggang sa nagme-message lang sila sa akin. Okay. Hanggang sa nag-o-order na lang sa okay. akin. Okay. So, maganda may example ni Madam. Yeah. Di ba? Nag-Facebook lang siya, mga bumibili sa kanya, hindi kakilala, referral lang. Di ba? Tiyaga lang. Yes, kasi pag gusto mo kumita, hindi ka naman mamumuhunan ng produkto. Gusto mo kumita, hindi ka naman nagpo-post. Di ba? Paano nila malalaman na may binebenta ka? Paano nila malalaman na may negosyo ka? Di ba? Ano to? Huhulaan lang nila na mukhang ito yung nagbebenta ng Perndi. Diba? Sa itsura niya lang, parang nagbebenta siya. Diba? Pag hindi ka magpo-post, di nila alam. So, syempre, tayo, bilang nagbebenta tayo, every time meron tayong transaction,
i-post natin para magkaroon ng tiwala yung mga Facebook na doon lang natin sa Facebook na kilala, hindi kanya kilala. Pero nakita niya sa dami ng mga post mo, sabi niya, ay, legit to. Ano namin yung transaction? Di ba? Magtitiwala siya sa inyo. Okay? Mayroon pa po kayong gustong advice na sabihin sa kanila? Yun lang po. Eh, ang ano ko lang po dahil bilang retired nurse, siyempre, kung may idea ka sa mga product namin, talagang ang product ng iPhone talagang world-class product. Hmm. Talagang sa marami na kasi ako na-attendan, sir, na ano, mga training. Talaga yung testimony ng ano, nakakainda kasi. Ano, marami talagang natutulungan. Gaya sa testimony ng mga naanuhan ko, na mga kliyente ko, talagang nakakatulong. Talagang tiyaga lang, Sir Tom, yes. Explain mo lang yung dapat mo i-explain yung product. Kasi pag hindi nyo po i-explain yung product, pag minsan hindi po nila naintindihan. Tama, so kailangan pong intindihan nila at maipahiwatig mo yung kagandahan ng product ng iPhone. Kaya nagpapasalamat din ako bilang senior. Pero siyempre, kailangan pa rin natin na ano yung hindi mo siya na ano na yung kahit na nakapagtrabaho ka, sir, ng ano, yung mayroon pa yung hindi mo na ano nakamit sa iyong ano sa sarili. Bilang ano, siyempre, kailangan ko pang ano, kaysa naman yung nauupo ka lang sa bahay na wala kang ginagawa. Tama. At least nakakatulong ka pa sa mga taong nangangailangan ng product ng iPhone. So, nagpapasalamat ako, Sir Tom, dahil sa sponsor ko din na nagpakilala sa akin. Siyempre, nakilala ko kayo na isang president at CEO ng iPhone na napakabuti nyo ng puso na talagang marami kayong natutulungan ng iPhone. So, nagpapasalamat ako na andito ako sa iPhone. Thank you. Business. Salamat po. Palakpakan natin si Madam. Ha? Thank you po. Thank you, sir. Gayahin natin si Madam. Mandalin niyo yung pera niyo. Marami nag-interest dyan. Yun naman, pinag-interesan niya yung cellphone ko. Joke lang. Kanya to. Ito, sa'yo pala to. Sa'yo to. Na yung sa kanya. Okay, so are you ready with that video? So, si kanina yung downline ni Jorel, nandito pa ba siya? Umuwi na. Yan. So, para sa'yo, papalabas ko tong video. Sino po yung wala sa SMX noong January 28? January 28, SMX MOA. Okay, so on that day, no, we had an event for 5,000 people. Pero hindi po lahat ng 5,000 tickets na benta, mga 4,000 lang yung dumating. No? So, yung makikita nyo po dito, 4,000. Dito po, nandito tayo siguro, mga 200 mahigit tayo ngayon dito. Itong makikita nyo po sa video, 4,000 po yan. Okay? So, it will highlight, no? It will highlight our partnership, no? Pakitignan nyo po, makikita nyo yung iPhone X Samsung. May tie-up po tayo sa Samsung. Abangan nyo lang na final stages ng testing and programming na po tayo. Pwede po kayong mag-order ng mga Samsung products direct from your iPhone dashboard. You can use your iPhone income, you can use credit card, you can use ATM, no, para punuan yung kakulangan doon sa pambibili ninyo. Of course, yung mga matagal na sa iPhone, alam na meron din tayong tie-up with Petron. Yung income nyo po, pwede nyo pong i-credit sa Petron, bibili, magpapakarga kayo ng kotse, hindi kayo gagastos. Petron card lang, iPhone X Petron card lang yung gagamitin. Of course, yung mga naka-Jordan, alam na na meron tayong tie-up sa Jordan. One of our latest tie-up is our tie-up with the iPhone X Frutas. Yung Frutas po, yan po yung nakikita nyong buko, no, sa mga mall, no, more than 1,000 yung branches niyan. Meron din po sila nung Jamaican Patty, meron din sila nung Balay Pandesal, no, at yung Frutas ni Balay, no, marami po, 30 po yung brands nila. No, hindi po si iPhone nagbebenta ng franchise, no, pero it's part of iPhone leaders becoming financially independent. Kasi pag millionaires club ka na, multi-millionaires club, or million dollar club, we will allow you to franchise existing and operating franchise Frutas, Balay, Jamaican Patty, and the 30 other brands. Pwede po kayo mag-franchise nung operating na branches. Tumatakbo na po. Example, suki ka sa Mega Mall branch, pwedeng maging iyo yung Mega Mall branch. No? Tapos, hindi po kayo magpapatakbo. No? Magmumuhunan lang kayo, ang Frutas Management ang magpapatakbo. Every month, ike-credit lang yung kita ninyo sa account ninyo. Yun yung sinasabi natin, no? Being financially free, leveraging. No? So,
Huwag kayong magtanong ngayon, gusto ko na yan, magme-member ako 9-5, magpa-franchise. Hindi po. Hanggang hindi kayo kumita ng at least 1 million sa iFern, hindi po kayo qualified. Kasi binibigay lang namin to doon sa mga full-time, legit no, na iFern members. Kasi ito yung plano namin for you to be financially free and to be able to leverage your money by making it work for you. Kasi tinuturo namin, no? Until you find a way to earn money while you're sleeping, you will work until the day you die. Okay? Of course, dito rin sa video, makikita nyo yung katapusan. Ang kinita po ni Alex at ni Melay, around 26, 28 million. I think si Des, no, bilang top 2, 31 million. And Zach Lopez, the top earner, 56 million. Maikli lang to, 3.5 minutes. Let's all watch together.
Okay. Are you sad that you missed that? It's okay. Ang mas importante, nandito kayo ngayon at in 2023, kaya namin kayong payamanin. Okay? So, yung mga gusto lang yumaman, pwede tumayo. Yung gusto mamatay na mahirap, pupulang po dyan. Hindi naman kami namimilit. Actually, kung gusto nyo umikli yung kahirapan nyo, pwede na kayo tumalun dyan sa balcony. Pero papatanggalan namin yung tsadeng bago kayo tumalun. Dadamay pa kayo eh. Okay, so every time I talk, no, we do this battle cry. And every year po, yung battle cry namin nagkakatotoo. No? We've been doing this battle cry ever since. Panahon pa po ng Fernsey, every year meron na kaming battle cry. And every year, yung battle cry namin nagkakatotoo po. Okay, so practice po tayo. The first part is yung anong kumpanya mo. Taas po, kaliwa or kanang kamay. Pag sinabi anong kumpanya mo, ang sagot po, I Fern. No? Tatlong beses po yan. Yung pang-apat, no? Wala ba dito? Paano palabas natin yung battle cry? Yung pang-apat po, pag sinabi kong in 2023, ang sagot nyo po, I Fern is global prosperity. Sample po, in 2023, I Fern is global prosperity. Tapos yung Tagalog version po, yung pinakahuli. Pag sinabi kong sa 2023, ang sagot, pagyaman ay sigurado, I Fern at ako, apply ng mundo. Okay, pagtapos natin sumigaw, hindi pa po tapos, no, itong event natin, nag-uumpisa pa lang. Kasi i-explain na po sa inyo kung paano kayong sasali, magkano yung ilalabas yung puhunan, at paano kayong kikita, at paano kayong makakasigurado, no, na itong negosyo ay ibang-ibang-ibang-iba dun sa mga negosyong nasa labas, yung mga negosyong nasalihan nyo, nasalihan ng mga kamag-anak nyo, kung saan sila nalugi. And more importantly, wag po tayong makikinig sa mga taong lugi, wag po tayong makikinig sa mga taong hindi successful. Networking po itong pinasok ninyo. Iba-iba po ang networking kasi networking ni iFern is based on legitimate, world-class, high-selling, pero affordable products. iFern lang po ang merong ganong klaseng produkto. Katunayan po, yung first product ni Fern or Fern C, nasa butika po. Si iFern lang po ang merong sister product na nasa butika. Si iFern lang po ang merong produkto na World Branding Awards from Kensington Palace, London, England, 2016 for Fern C, and 2019, 2020, 2021, and 2022 for Fern D. The best vitamin D in the world na pwede kayong payamanin. Okay, so makinig po kayo sa mga susunod na speaker. Kwekwento po nila kung paano ang negosyo. Kwekwento po nila paano silang napagaling at napayaman itong negosyong ito. Huwag po kayong magmadaling umuwi. Yung bahay niyong bulok nandun pa rin pag uwi ninyo. Huwag kayong magmadaling umuwi kasi kahit mauna kayo ng 30 minutes, dalawang oras pa rin ang biyahe niyo pa uwi kasi mahirap makasakay pag walang sariling kotse. So, huwag kayong magmadali kasi ito na yung chance ninyo para mabago ang 2023 ninyo. Okay? Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! In 2023! Sa 2023! Yes. Thank you.